sa pag malungkot, pag masaya, lahat, lahat music. Basta lahat, ibabato natin. Okay. Kung sino yung tumama, doon tayo po focus. Doon tayo po focus. Yes. Sorry, magpasalamat sa iyo. Ang laing bagay nito. Salamat, kuya. Sa lahat ng mga umupo rito. Alam nila yun. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DougBrock Radio. Mapapakinggan nyo dito sa Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Naka-premiere ngayon, Sunday. This is your Sunday habit. 8:30 ng gabi dito sa paborito nyong channel, DougBrock TV. And tonight is a very special night with for me and for my team. Ngayong gabi, makakausap natin ang isa sa mga kuya ko, isa sa mga hinahangaan ko, at isa sa mga nire-respeto ko sa scene. Hindi ko napapahabain pa. Ladies and gentlemen, cyberspace, please all welcome OG Sacred. Ang ganda mo ng introduction na yun. Siyempre, pre-practice ko yun eh. Solid man. Salamat sa oras, OG. Salamat din sa pag-imbita, tol. Sobrang gustong-gusto ko talagang pumunta rito. Maraming salamat. At shoutout sa inyong lahat na nandiyo dyan. Lalo na sa lahat na nagko-comment at nagre-request para kay OG Sacred. Mga kapatid, nandito na siya. Malalaman na natin yung kwento ng OG Sacred. Oo nga. Yung mga nagko-comment, salamat ah. Minimension ako, sobrang na-appreciate ko yan. Iba yung paghanga sa inyo ng mga tao, kasi chine-check ko yung mga nagko-comment palagi ng pangalan mo sa iba't ibang lugar nang gagaling. Kung taga Tondo, taga Manila, gets ko eh. Pero yung iba, that's when I realize it comes to a realization sa akin na kailangan mo na rin makausap si OG Sacred, kasi marami talagang humahanga sa kanya at kailangan na marinig yung kwento niya na hindi niya nababanggit sa mga kanta. Salamat. And masaya lang ako nandito na, 'di ba? It happened. Tsaka masaya ako, tol, nung una mong pinlano, isa ako sa sinabihan mo. Oo. So, hindi pa nangyayari yung podcast 2 years ago. Wala pa akong podcast. Naisip ko pa lang siyang gawin. Nagsabi na ako kay OG Sacred that I will be doing a podcast at isa ka sa mga gusto kong makausap doon. Alam mo, tol, yung mga ganun, ano yun? Tinatabi ko yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi para sa akin, ano, hindi lahat ng tao may interest sa'yo. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. Yung ma-imbita ka ng ganun, sa akin malaking bagay 'yun, sobrang napakahalaga sa akin nun. Thankful din ako kasi napagbigyan mo ako sa dami mong ginagawa, sa dami mo ring priority sa buhay, at isa to sa mga importante sa akin to. Isa to sa mga bagay na hindi ko pagsisisihan. Thank you din. Anyways, OG, umpisahan natin yung kwentuhan. Kamusta ka lately? Okay naman, medyo mabigat yung mga nakaraang nagdaan, pero awa ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin yung buhay. Yun din naman ang payo sa atin ng mga kuya eh. Uh-oh. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa pagsulat, sa paggawa, sa pagkilos. Maraming nagtatanong kasi syempre, OG Sacred is known sa underground, sa rap game, and not just in hip-hop but in the gang world. Ano ba ang, mabilis lang OG, ano ba ang kaibahan ni OG Sacred ng 2022 at ni OG Sacred ng 2012? 2012 medyo hindi na masyadong ano yan eh. Hindi na rin masyadong kapusukan yan eh. Mm-hmm. Siguro yung kung mas ibabalik pa ng konti. 10 years lang eh. Balik pa natin ng konti. Mga 2004, 2005. Okay. Ganyan. Sobrang delikado ng buhay ng OG Sacred. Ganun. Parang sa akin, laro lang yun lahat. Hindi naman laro lahat. Masaya lang sa pakiramdam na magkakasama kayo, magkakaibigan. Pero pag binabalik ko ngayon, parang sobrang delikado pala ng buhay noon. Yung punto na, umabot sa punto na para sa sarili ko, lahat kaya ko. Mm-hmm. Oo, parang wag mo susukatan kasi wala akong hindi kaya eh. Uh-huh. Parang ganun. Uh-huh. Hamunin mo ako, pagbibigyan kita. Pag di kita kaya ngayon, pagpaliban natin, pero may panahon para dyan. Yung ganun.
Pero ngayon, ano eh, mas eto etong habang umiidad, parang mas inaano o paano mas maging mabuti. Hindi para sa iba eh, para sa sarili ko. Huwag kang magalit para huwag kang ma-high blood. Parang mas maging mabuting ikaw. Mas maging mabuting version ng ikaw lagi. Yun yung lagi mong direksyon dapat. Ayun yun ako ngayon. Makatulong ng hindi kailangan malaman ng ibang tao. Basta makaluwag lang sa loob ko na sa sarili ko maramdaman ko na may nagawa akong mabuti. Wow. Hindi para sabihin sa iba na tumulong ako. Hindi. Para lang maramdaman ko sa sarili ko na may nagawa akong mabuti. So, na yun na yung ginagawa mo. Yun na yung gawain mo. Yun na, tol. Kabutihan na. Hindi lang naman 2022. Pero itong mga malapit na panahon dito, nasa ganun na ako na parte. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nandito, di ba? Anong maging makabuluhan yung mga panahon na nandirito o pa sa lupa. Ganun. Okay. That's nice to know from people knowing you from the streets to the gangs. You even had your own film. Yeah. Portraying your own self and telling everybody worldwide, actually, di ba, award-winning yung film, na eto kami sa streets, eto kami sa hood. And all those experiences, it humbled you ngayon na gusto mo lang makagawa ng mabuti para sa sarili mo. Pero siguro dahil din yun sa ano, sa pamilyang inalakihan ko, sa magulang ko. Kasi ganun naman talaga kami pinalaki. Parang maayos akong tao eh, maayos akong bata. Pag alam ko mas bata sa akin yung naagawa ng pangit, isusumbong ko sa magulang. Ganun kami. Pag may nagawa ang mali, magsasorry ka. Siguro yun din, darating at darating yung panahon na mapapalaban ka sa hamon ng buhay. Kailangan mo maging matigas para ma-survive. Pero pag nandun ka na sa punto na okay na, babalik ka sa kung ano ka, kung sino ka talaga. Na alam ko sa sarili ko, hindi ako masamang tao eh. Ayun yun. Hindi ako pinalaki masama. Kaya after ng lahat din ng bagay na yun, bumalik ka rin sa kabutihan at pagiging mabuting tao. Oh, tol. Tsaka yung tulak ng pakiramdam ko sa pagmamahal na maraming tao sa akin. Sabi ko nga, yung pandemya, namigay kami ng mga bigas, dilata, di ba? Parang sabi sa akin, siguro tatakbo to si OG. Kasi hindi biro na wala kang gig, wala kang pelikula. Yet namimigay ka sa panahon ng wala kang income. Nagawa mo pang tumulong sa diba? Panahon na wala kang trabaho. Oo, di ba? Parang tatakbo to eh. Kaya parang ngayon yung dating ng parang hindi. Hindi ko to ginagawa para mahalin ng tao. Kumbaga ginagawa ko to sukli sa pagmamahal na nakuha ko na. Yan. Yan eh. Naramdaman ko na kung gano'ng kamahal ng Tondo, kung gano'ng kamahal ng Maynila. Diba? Hindi ko na kailangan kuwain pa yon, hindi ko na kailangan ligawan pa sila. Pagbabalik na tong ginagawa ko ngayon, ayun na yun eh. Tingin mo, I mean, dun mo masasabi na genuine yung ginagawa mo kapag wala kang maraming sobra pero nakuha mo pa magbigay? Oh, tol. Ay, nararamdaman ko nga habang namimigay, kumakalam yung tiyan ko eh. Ikaw rin mismo, gutom oh, eh. Oh, parang mamaya na tayo, ano, mamigay, kain muna tayo. Alam mo yun? Ayun yung natural eh. Ayun yung natural. Pero para sa akin, hindi ko hayaang may mapanis sa ref namin na may nakikita akong gutom sa labas ng bahay namin. Wow. Di ba, tol? Wow. Kesa masayang, importante mapakinabangan pa. Oh, tol. Laging ako pag tuwing kumakain ako, kasi naranasan ko yan, yung kumain ng mga pagpag, yung ganyan, naranasan ko yan. Hindi kami mahirap, kahit yung bata ko, hindi kami mahirap. Pero dahil nandun ako sa area na yun, mga kalaro ko, kababata ko, naranasan ko lahat yan. Yung mag-swimming sa baha, yung kumain ng marumi, naranasan ko yan. Hindi yun sa kakulangan. Pero dahil dun ako lumaki sa lugar na yun, na yun yung natural sa mga kababata ko, na naging natural na rin sa akin. Ganun. Kaya sa akin, parang lagi tuwing kumakain sa labas, parang pag may natira, hindi ako nahiya. Babalot natin. May parang ilang steps lang, may madadaanan tayo dyan na nanlilimos, hindi pa kumakain. Instead na i-bus out lang yon at itapon, kung merong buo naman yon at makakain pa, mapapakinabangan ng iba, pabalot mo pagbayad ng bill, baka may madaanan tayo, abot natin sa kumakalamasik mura. Ako walang baka.
alam ko na ilang hakbang lang meron na talaga. Sigurado, no? Oo, tol. Ganun na yung ano eh. Ganun yung realidad eh. Mindset, no? Ang daming gutom. Siguro, gusto ko itanong, umabot sa point, pinanganak kang hindi ka pos, maayos naman, pero my question is, umabot sa point na ikaw mismo, walang-wala. Oo naman. Kaya alam mo kung ano yung pakiramdam nun. Kasi tol, yung naulila ako sa ama, ayan, medyo kinakapos kami. Okay. Yung mga kapatid ko, nakasuporta, yung nanay ko, nakasuporta sa akin. Pero kasi hindi ako yung ano eh, hindi ako yung palaasa. Mm-hmm. Tol, pag hanggat maaari, kung may gusto ako, kukuhain ko siya sa sarili ko. Kahit alam kong kaya kong hingin sa pamilya ko, kukuhain ko siya. Alam ko rin kung ano yung pakiramdam ng may gustong gusto ka na hindi mo makuha. Dahil wala ka? Oo, dahil wala ka sa sarili mo. Mm-mm-mm. Eh, iba pa rin yung pakiramdam ng hingi mo sa magulang mo, hingi mo sa... Oo, kaya mo. Pero iba pa rin yung... Ang tagal ko pinagtiisan to. Alam, ang daming pagkakataon na bago pa mauso, gusto ko na yung gamit. Oo. Mapoporma tayo eh. Mm-hmm. Part ng hip-hop culture yan eh. Mauuso to. Gustong gusto ko to. Gusto ko advance ako. Kasi kailangan mauna ka. Oo. Pero magkakaroon ako pag laos na siya. Kasi yun lang yung pagkakataon na afford mo na siya. Oo, tol. Sa haba ng panahon na pag-iipunan mo siya, magkakapera ka, pero mas may kailangan ng paglaanan. Kailangan i-prioritize. Oo. Sa akin parang yun na lang, yung regalo ko na lang sa sarili ko. Ang tagal kong ginusto to. Sige na nga, kahit laos na biling ko. Oo. Pero kahit bago pa mausin, alam ko mausin, yun yung taste natin. Oo. May pakiramdam ka na kung ano yung magkiklik. Gustong-gusto ko to. Pero hindi karapat-dapat ngayon. Kailangan kong bayaran yung kuryente. Mm-hmm. Kailangan kong bayaran yung gatas ng bata. Yung mga ganun. Ayan. Kita naman natin, no? Sa what? 10 minutes na nag-uusap tayo, OG. It's already obvious kung gaano kakatotoo. Gusto kong baliin natin yung kwentuhan. Punta tayo sa simula. Paano si OG Sacred nung bata at lumalaki? Yan, kwento mo. As in bata? Mm-mm. Pang ilan sa magkakapatid. Ito yung mga bagay na yung mga nakaka-idol sa'yo, hindi alam eh. Kahit ako gusto ko rin ito malaman tungkol sa'yo eh. Bunso ako sa magkakapatid. Okay, youngest. Ang tatay ko, para siyang ninong sa lugar namin. Nagpapalibing ng patay. Na hindi niya kaano-ano? Hindi. Okay. Nilalapitan ng mga may sakit. Wow. Nilalapitan ng mga politiko. Mm-hmm. Natatakbo. Pag nag-birthday, kala mo, andyan yung mga konsihal, andyan yung mga mayor, sarado yung street. Parang barangay kapitan, ganun. Higit pa pag nag-birthday. Higit pa. Oo. Siya yung nagtatalaga kung sino yung tatakbo at mananalong kapitan ng barangay namin. Wow. Sino yung susuportahan? Ganun. Lumaki ako sa ganun. Napaka-importante ng pamilya namin sa lugar namin. Ganun. Ultimo mga walang ya doon. Pag sinabing anak ni Punga yan, mm-hmm. Nung bata kami, puro di alahas kami. Mm-hmm. Parang kahit hold up nga na, uy, anak ni Punga yan. Uy, tabi kayo dyan, tabi kayo. Lumaki akong ganun. Mm-hmm. Ayun yung pilit kong tinago habang gumagawa ng sarili kong pangalan. Kasi yung respeto sa pamilya mo, hindi mo maalisan. Nandoon na kasi talaga dahil sa father mo. At sinasabi sa akin ng tatay ko lagi na iba yung pangalan ko, iba yung pangalan nyo. Iba yung nagmamahal sa akin, iba yung magmamahal sa inyo. Wow. Pwedeng yung mga may respeto sa akin, pag nawala ako, pabayaan na kayo. Na totoo. Naranasan din namin yun. Na kung ganong kaluwag kami, nung nawala yung tatay ko naman, parang may mga gustong sumubok. Iti-take advantage yung pagkawala niya. Oo. Sa akin, parang sa sarili ko, parang sinasabi ko na nung nabubuhay tatay ko, hindi naman gumaganda sa amin to eh. Hindi rin naman ako basta-basta anak lang ni Pungay. Mahaba pa yung panahon ko para gumawa ng kwento ko. Tama. Yun. Syempre, dahil na rin sa walang tatay, may mga pagkakataon na namamali ng desisyon na parang lahat ng hamon gusto mong patulan. Gusto mong patunayan na mali yung iniisip mo, na hindi ganyan, hindi kaya mo kami, hindi ganoon. Dumating dun sa punto na ganoon. Sorry, OG.
I'd like to ask OG Sacred. Mga around high school, grade school ka na wala ang dad mo? 15 years old daw. Okay, high school. And then from there, pa-college na. Pa-college maaga na. Ako nag-ano, maaga ako nag-college. Aral, oo. Oh. Ayun, tapos ayun, galing dun sa meron kami. Mm-hmm. Napunta sa naranasan na namin nagtitinda. Nanay ko, puro di alahas. Mm-hmm. Ang daming pera. Lahat ng kaibigan niya, tinutulungan niya. Dumating kami sa punta ng nanay ko, nagtitinda ng lugaw. Okay. Kailangan niya na lang maglugaw. Oh, para ma-survive. Para ma-survive, di ba? Ayan, dumating kami sa punta na ganun. Naitao rin yung pagtingin ng mga tao. May nung titirang talagang magmamahal sa inyo, mm-hmm, sa suporta. Yung tunay talaga. Oh, pero ang daming mawawala. Oh, kasi wala na yung pakinabang. Oh. Ayun, tapos hanggang ayun, sa sarili ko, parang sabi ko, ano, parang kailangan kong gawin na yung sarili kong ano, pangalan. Mali eh, mali kung totoosin. Pero para ako naiwan dun sa magpapakilala ko. Gagawa ako ng sarili kong kwento. Buong panahon na binuo ko yung OG Sacred na pangalan, mm-hmm, wala nakakabit dun na apelido namin kung sino kami. Kung sino yung pamilya ko. Kung ano kami sa tondo. Walang nakakabit doon na kung kanino ang anak. Paano mo ginawa yun? Dahil dinisisyonan ko sa sarili ko na hindi ako... Susunod sa... Hindi ako susunod. Hindi ako dadaan sa ganyan. Oo. Not to disrespect the family name, but to create your own. Oo. At ayun yung talagang respeto ko sa kung ano yung sinabi sa akin ng tatay ko. Iba yung pangalan mo, mm-hmm, sa pangalan ko. Oo. At ngayon, kaya ako na lang masayang na ikukwento to kasi nagawa ko. Yes. Yes. Di ba? Hindi ka lang basta yung anak ni Pungay. Totoo. Wow. Kasi dati no, na dati yun yung lagi kong dala. Hoy, anak ni Pungay, anak ni Pungay. Oo. Oh, oh, hindi na. Oo. Oh, diba? Oh, oh, oh. Lumaki ako sa ibang henerasyon na, na wala nang kakabit na pangalan ng tatay ko. OG binitbit mo yung sarili mo. Oh. At alam mo na yun yung gusto ng AirPods mo mangyari. Oo, oh, tol. At ang lagi at ang nadala ko naman na laging hindi ako pwedeng basta-basta. Eh. Halimbawa, honor student ako nung bata. Mabait ako. Okay, okay. Mabait ako sa eskwela. Mm. Studios. Oo, tol. Ayoko ng... Kulelat sa classroom. Oo, tol. Kung baga sa mga section, di ba, may mga nerd yan. Mm-hmm. Ako yung pinakapambalansi ng... Nasa grupo ng mga matatalino. Mm-hmm. Pero... Kasama na makukulit. Pinagtatanggol ko yung matatalino sa mga makukulit. Ah, oo. Ako oo, yun. Oo. Kaya mo silang bakuran para sa mga nandadarag. Oo, tol. Okay, ganun. Okay. Tapos, syempre, mabait na bata. Papasok ko sa gang. Oh, hindi ka naman pwede maging gang. Magiging OG ka. Ganun yung gusto mo lagi. Yun yung tinatak mo sa isip mo. Hindi ka pwedeng member lang. Oo, tol. Ordinaryong estudyante ka. Kailangan ka maging OG ka. Ordinaryong tao ka. Gusto mo mag-rap? Hindi ako basta mag-rap lang. Gagawa ako ng pangalan sa ano? Sa Tagalog rap. Walang access, taga-tondo kami. Walang sumusuporta sa amin. Hindi harang yun. Hindi pa pwede maging basta rapper lang. Hindi pa pwede maging basta OG Sacred lang ng rap contest. Dapat pag sinabi mong OG Sacred, mayroong posisyon yan sa Tagalog rap. Hindi pagyayabang yun. Mm-hmm, mm-hmm. Pero, tinatakda ko sa sarili ko. Goal setting? Oo. Na hindi pa pwedeng lang. Laging aangat. Mm. Pinupush mo yung sarili mo sa ideas hanggang sa application para maging reality. At naging realidad lahat. Wow. Di ba? Ayan. Kailan mo na pagdesisyonan na... kailan mo na-realize yun na dapat ganito, dapat ganyan? Clearly, wala na yung tatay mo na nag-guide sa'yo para ganun na yung decision mo sa life. Pero ano yung trigger nun? Feeling ko hindi siya dinesisyonan. Parang natural siya. Okay. Parang natural naging siya. Process siya. Oo. Pag naging Boy Scout ako, dapat maging senior captain ako. Okay, ganun. Okay. Ganun. Pag nag-basketball ka, dapat maging Mythical Five. Oo. At least. Oo. Kung hindi MVP, at least oo, Mythical Five. Oo. Pero, ang pinaka-goal mo, mag-MVP. Di ba? Oo. Laging ganun. Hindi siya dinesisyonan. Parang sa akin, parang yun yung natural eh. Na hindi, once na nilagay mo ako sa isang, pag nilagay mo ako sa tubig, magiging pating ako dyan. Pag nilagay mo ako sa gubat, magiging liyon ako dyan. Hindi mo ako pwedeng gawin koneho sa gubat, pwedeng gawin na tilapia sa ilog. Hmm. Hindi. Parang ganun. So,
normal siyang proseso na nangyayari sa'yo. Pag nandoon ka na, pinipili mo maging pinakamagaling na sarili mo, kung ano man yun. Medyo ganun yung datingan. Parang kung i-aanohin mo. I-analyze mo pa. Pero laging hindi pa pwedeng ganun lang. Oo. Okay. And not to brag or hindi para iyabang or ano. It's achiever ka nga kasi, mag-isa eh. Diba? Na-realize mo na kailangan ganito. Kailangan ganito. Tsaka alam mo kung gaano ako kabaliw mag-isip. Nung panahon na nagra-rap kami. Mm-hmm. Oh, sige, umpisahan natin. Sige. Nung nagra-rap kami, tol, nagre-record kami sa ano eh, yung cassette. Oo. Nagre-record kami sa cassette. Tapos, alam mo yung hanger ng damit? Mm-hmm. Diba may bilog sa dulo? Mm-hmm. Halos doon yung mic. Mm-mm. Sony Dynamic. Tapos ihahanger mo siyang ganun. Tapos doon kayo nagre-record. Pag nagkamali ka sa... Kasi, cassette nga siya. Cassette siya. Cassette tape. Oo. Pag patapos ka na, nagkamali ka, balik-umpisa ka. Rewind mo. Oo. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pa pwedeng ganito lang. Kailangan ma-experience tayo itong recording studio. The professional level. Oo, tol. Hindi pa pwedeng tayo lang nakarinig ng kanta natin. Dapat pakinggan tayo. Tama. Diba? Kasi... Nasa dalawa tayong pagpipilian eh. Kung ginagawa lang natin dahil sa gusto natin, tsaka yung ginagawa natin, ayon dun sa kagustuhan ng mga naikinig sa atin, ano ba tayo? Performer ba tayo? Artist lang talaga. Mm-hmm. Kasi kung para sa sarili lang natin, gawin natin lahat. Pero kung gusto rin natin yung attention ng iba, babalansiin natin yung kagustuhan natin at tsaka kung ano yung marketable. Kung ano rin yung kagustuhan ng general audience, di ba? Ayun yun eh. Hindi mo ipipilit i-market yung gusto mo lang na ayaw nila. Tama. Diba? Tama. Parang paborito mo yung lugaw tapos summer. Ang gusto ng lahat halo-halo. Luto na lugaw. Lugaw, di ba? Parang wow. Anong klase ka mag-isip nun? Iaano mo rin. Tama yung sinabi mo. Importante yun. Ibabalansin mo rin sa pangangailangan ng consumers. Kasi yun yung magde-define sa'yo as artist eh. Gano ka ka-flexible? Totoo. Paano kang klaseng entertainer? Diba? Oo. Okay. So sinabi mo yun sa grupo mo? Oo. At syempre, dahil wala akong pangalan pa. Oo. Ang pangit pa yung ganun. Parang yabang naman nito. Oo. Ano yung pinagsasabi mo? Ganun. Oo. Pero ngayon... Tunnel vision ka na ever since pala. Tol. Sabi ko nga sa'yo, nung panahon ng lahat gusto mag-music channel, mga MTV, okay lang naman banggitin, di ba? MTV, Mix. Sabi ko, hindi tayo sinusuportahan yan sa underground eh. Parang ang bagong channel ngayon, YouTube. Tama. 2007 yata to. Mm-mm. YouTube. Ba't pipilitin natin magmamakaawa tayo dyan? Nakailang bigay na tayo? Ng demo? Hindi tayo piniplay? Mag-YouTube tayo. Walang may control sa atin. Oh. Mm-mm. Kung ano yung gusto natin, i-upload natin. Sabi ko, balang araw, yung mga nandyan, kukuha na rin yan ng sikat sa YouTube. Mm-mm. Mas panonoorin na yung YouTube kaysa dyan sa TV. Nandun na tayo. Na nangyayari na ngayon. Exactly. Di ba? Sabihin nyo sa comment, kung wala kayong kilalang artista sa TV na naging YouTuber bigla. Oh. Lalo nung... Nagkaroon ng pandemic. Totoo. 2007. Nakita mo na yun. Oo, tol. 2007, wow. Sinabi ko yan. 15 years ago. At, noong time na yun, in-upload namin yung music video ng Buhay ng Gangsta. Yes. Sa YouTube. Yes. Na hindi pinlay sa mga music channel. Na nag-viral at ako bata that year, I was second year high school. Huwag niyo na computein yung magkaedad lang kami ni OG Sacred. I was in high school. And it was new to everybody. Kasi, hindi siya yung typical na mapapakinggan sa radyo at tas aabangan mo. Doon, pwede mo siya i-replay. Kasi sa radyo, pag napakinggan mo sarili mo, di ba, ang saya mo? Abang ka ng mga 4-6 na oras bago ka ma-play ulit. Swerte mo. Totoo. Eh doon, pagkatapos i-play. Di ba, OG Sacred? Play mo ulit. Walang problema. Tapos, tol, yung time na yun, nag 2 million views. Oo. In a span of, ang bilis, di ba? 2 months. Oo. Oh. And on time na yun, wala pang data. Oo. Internet, com shop, lahat. Oh, computer shop. Kung hindi ka lang din may sinabing kahit pa paano, at least middle class, wala kang internet sa bahay mo. Pisonet ka.
Wala pang PisoNet noon actually. Ay, oo, mas mas mao nga. Yung pair-arap pa na ano. Computer shop, yung malalaki pa yung monitor. Oo, tama, tama. Noong time na yun, sinabi ko, sige, huwag natin intindihin yan. Dito tayo. Ito na yung balang araw. Yung mga yan, dito rin pupunta. Quick question. Saan mo na, paano mo na-realize yun? Saan mo nalaman? Nakita mo ba sa ibang rappers na nasa YouTube sila? Hindi eh. Siguro dahil nakita ko yung mga artist galing sa cassette, papunta sa CD. Ah, yung alam yung, ko hindi alam ko na may evolution. Yes, yung evolution tapos nare-realize mo na hindi tayo makatawid sa platform nila, merong free dito eh. Dito tayo. Totoo. Vision yun guys. Visionary talaga. Tapos yung time na yun, sobrang sabi ko sa kanila, parang paalagahan natin. Sa lahat naman, hindi lang sa mga grupo ko. Mm-hmm. Pahalagahan natin. Yun ang papahalaga sa atin. Mm-hmm. Diba? Parang pag ayaw sa atin, ayaw sa atin, huwag natin pilitin yan. Oh. Yeah, ganun lang. Sayang energy. Mm. Yung may gusto sa atin, doon tayo mag-focus. Gusto tayo yan eh. Oh. Sila pasayahin sa natin. Oo, oh, nag-aabang sa atin yan. Huwag mm-hmm. natin pipilitin yung mga walang pakialam. Kahit maglabas ka na maganda, hindi matutuwa sa'yo yan. Ayaw niya sa'yo eh. Oh, ayaw niya sa'yo eh. Wala ka nang gagawin maganda dyan. Paano mo naman na-realize, OG, na focus sa maganda? Paano mo ginampanan yun? Kasi madali sabihin yun eh. Focus ka lang sa maganda. Focus ka lang sa may gusto sa'yo. Para sa mga nanonood at nakikinig. Paano mo naman talaga pinanindigan na focus lang? Paano mo nasasawalang bahala? Ano yung thought process mo para wag intindihin yung mga taong hindi kayo gusto? Ano? Nakabukas ako sa realidad na ano, na laging merong may ayaw sa'yo. Wow. Kahit successful ka, laging mali itingin sa'yo niyan. Kahit magandang ginagawa mo, laging mali ka sa paningin niyan. Laging masama ka diyan. Hindi mawawala yon. Hindi mm-hmm. mawawala yon. Aware ka sa ganun. Ang kailangan mo lang, matukoy kung sino yung mga yon para iwasan. Okay. 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 Kasi, bali wala rin kung alam mo nga yon, pero hindi mo kilala kung sino yung mga yon. Oh, then. Okay. Alam mo nga na ganun na nga na hindi ka nila gusto pero hindi mo naman alam kung sino sila. Wala. Oh, di ba? Oh. Parang ano yan eh. Parang nagmamapping ka rin yan eh. Oh, okay. Ito yung market natin. Ito yung naghahabang. May assessment. Oo. May planning. Marami pa kami pag-uusapan. Napaka-solid ng first segment. Sobrang dami pa nating gustong itanong kay OG Sacred. At pabalikan natin lahat yan. Ano yung mga sunod na nangyari nung na-release na yung Buhay ng Gangsta? Ano yung nagbago sa buhay mo? After this break, DougBrock Radio. Yo, Cyberspace! DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace! Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ako si DougBrock, kasama ko si OG Sacred. Nandito kami sa TMP Creative Complex sa The Media Portal Studios. So kung kailangan nyo ng photoshoot, video shoot at iba pang creative works, may studio ang TMP para sa inyo. Message nyo lang yung page. Balikan natin mabilis lang, OG Sacred. Isa sa mga paborito ko at siguro masasabi ko na naging trigger para maging fan ako ng hip-hop was Buhay ng Gangsta. Sarap. Kwentuhan mo naman kami, paano siya nabuo at ano yung mga nangyari after niya lumabas? Kasi sabi mo nga kanina, in a span of 2 months, nung pinili mong doon tayo sa YouTube, hindi tayo pinapansin ng mga music channel. Ilang beses na tayo nag-send ng demo. This was before, ha? Hindi namin sinasabi na ganito pa rin sila up until now. But before, yun yung experience ni OG Sacred na hindi tayo pinapansin ng mga yan, dito tayo. Tayo mag-pioneer dito. And then after 2 months, it blew up for 2 million. Knowing na walang data sa phone, knowing na hindi lahat pa ng tao dati may cellphone at may internet, wala pang PisoNet. Lahat talaga, either renta ka sa comp shop
or may sarili kang dial-up or DSL na internet sa bahay. After that, pag-blew up niya na in two months time na nag 2 million, what happened? Pero punta muna natin, paano muna siya nabuo? Paano siya nabuo? Kasi ito, pumasok na yung pelikulang Tribu. Okay. Yung nagsishoot kami ng Tribu. Oh, so nauna yun? Oo. Okay. Tribu. Pumuputok na yung Tribu na i-interview na kami sa iba't ibang channel. Bago pa lumabas ha, kasi nga pinopromote yung Tribu. Mm-hmm. Tapos, kasabay nun, may grupo ako dati, yung Sigaw ng Tondo. Okay. Sinabihan ko sila na, meeting uli. Mm-hmm. Feeling ko, puputok yung pelikula namin. Eh, bida ko ron. Mm-hmm. So, kailangan magpondo tayo ng mga bagong kanta. Tama. Pag pumutok yun, dapat hindi tayo tenga ron. Meron tayong pangsunod. Mm-hmm. May follow-ups. Oo. So, sabi ko, hindi naman kailangan lahat pumutok. Mm-hmm. At hindi rin tayo kailangan ma-frustrate kung hindi pumutok. Basta may potential lahat ng songs. Oo. Na gagawin nyo. Basta lahat, ibabato natin. Okay. Kung sino yung tumama, doon tayo pupukol. Doon tayo pupukos. At tutulungan nun yung mga hindi tumama. Oo. So, lahat ng... So buong Sigaw ng Tondo ang gumawa ng tracks? Lahat ng mga grupo sa loob ng Sigaw ng Tondo, may collab ako bawat isa sa kanila. Oh, kasi nga, ikaw yung bida sa pelikula. Oo. Okay, gets. Tapos... Etong grupo na kasama ko sa Buhay ng Gangsta. Oo. Since pare-parehas kami nasa gang, sabi ko targetin natin yung soundtrack ng pelikulang Tribu. Okay. Oo, kasi yun yung tema ng kanta. Oo. Okay, oh, gets. Oo. Hindi tayo mahirapan kasi oo, yun tayo eh. Yun tayo eh. Oo, oo. Sobrang pero baguhin natin. Mm-hmm. Mas gawin natin ang gangster rap kasi dati mas brutal, mas macho. Mm-mm. Gawin natin yung melody niya. Maaanuhan ng mga nasa sine. Inviting. Oh. Okay. So, pwede siyang medyo radyo yung datingan. Mm-mm. Pero ang content niya, totoong buhay. Okay. Yung pait ng buhay, yung kung gaano ka delikado, ganun natin siya lalaruin. Then, yung first verse dun sa sa kanta na yun. Siya yung sumulat ng chorus nun eh. Okay. Yung first verse na artist. Mm-mm. Sabi niya, nagawa ko na yung chorus. Ito yan. Sabi ko, ang ganda. Talaga, ang ganda. Sabi ko. Gusto mo ba na sumama? Oo, siya sumulat nun. Okay. Tapos, pinakanta niya ay Brados. Mm-hmm. Dus, ito yung chorus natin. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, pag ganun, ganda lahat kami. Mm-hmm. Yun agad. Oo, ang ganda nito. Wala nang babaguhin. Oo, parang ganun. Oo, ang ganda nito. Sabi ko, hindi to... Alam mo sa sarili mo yung yung malakas siya pero hindi siya pang... Eto talagang parang pasok na pasok. Carrier single, kumbaga. Oo. Pang official soundtrack. Oo, tapos yun na. Kaso, hindi ako makasulat kasi nung time na yun, kapapanganak lang ng panganay ko. Okay. So, lagi ako nasa ospital. Etong si Salubsob, yung first verse. Mm-mm. Pinupunta na ako sa ospital. Pare, tapusin mo yung lyrics. Habang nasa ospital ka, nanganganak pinapanganak yung panganay mo. Oo. Tapusin mo na yung lyrics mo. Pare, saglit lang. Sabi ko, kasi palabas na yung pelikula eh. Oo. Sabi niya, palabas na yung pelikula. Ayabol natin yung soundtrack eh. Sabi ko, nga. Oo. So, musulat ako. Public hospital yun eh. Okay. Nasa labas ako ng ospital. Doon ako nagsusulat. Yung verse mo? Oo. Doon mo ginawa? Oo. Wow. Habang nagle-labor, ganun. Lumabas na. Hindi pa. Oh, shit. Tapos. Ang dami mong iniisip nun, di ba? Yung bayarin. Tsaka unang, di ba, panganay I mean, kung na-experience mo na magkaanak. Hindi eh. Di ba? Alam mo na yung mangyayari. Ito, una. Oh, biro kayo mo. Nandun ako sumusunod. Tapos binabantayan niya ako. Pressure. Ano? Inang lines ka na. Ganyan. Eh, siya tapos na eh. Ang ganda pa ng lyrics niya. Oo. Kakantayin niya pa. Huwag ka naman ng naguguluhan ako eh. Hindi ko makasulat eh. Hindi makapokus. Sabi niya, ako na nga sumulat ng chorus eh. Tatapusin mo na rin. May sumbatang pagkakas. May sumbatang. Pero syempre sa magkakaibigan. Oo, normal yun. Process yun eh. Gaya nga ng may deadline din kasi. Dahil nga may official soundtrack siya nung film. Tapos mga sumunod na araw. Tapos hindi ko nga natapos pa. Ano ba yan? Punta na naman siya sa ospital. Papa merienda yung kita. Tapusin mo na. Naramdaman din ni Salubsob na it's the song. Kaya rin kinulitan niya, no? Alam niya rin yung nagawa niya rin siguro na nasulat niya na chorus. And it's really nice. Tapos may dalawang version yun eh. Yung isa kay OG Blaspheme. Rest in peace.
Plus yung lumabas yung kay Big Isatora. Parehas maganda. Isa pa rin yun sa naging ano yung inalabas natin, ganyan-ganyan. Naging ano pa yun, talakayan pa ulit, pagpipilian. Oo, dalawa yung second verse. Basta daming kwento rin. Pero sa bandang huli, ayun, naging maganda yung pagpukol niya. Ano yung... So shoutout sa Kubalahap. Yeah, shoutout sa inyo. OG Sacred, I'd like to ask, balikan natin yung question. Ano yung nagbago nung nag-boom na siya? Anong, like, ano yung reception? Kasi nauna siyang ilabas bago yung pelikula, tama? Yung song? O nauna pa rin yung pelikula? Nauna pa rin yung Hindi pelikula. Ko na maalala eh. Nauna yung pelikula. Mm-hmm. Okay, nauna yung pelikula. Alam natin na pinag-usapan yan. Naging nominee pa yan sa mga award-giving bodies ng films abroad. Mabalikan ko lang, paano naman na-approach na gumawa ka ng pelikula? Ano rin yung reception mo na... Ako bida? Talaga ba? Paano yung nangyari yun? Kwento mo nga yun. Paano nabuo yung tribu yun, as a film? Yung time na yan, mayroon pumunta sa amin na team nga yan nila Direct Jim. May gagawin daw pelikula. So, mga researchers pa to pag mga ganyang panahon. Yung time na yun, wala na ako sa rap. Okay. Kasi nag-start ako ng rap sa Rap Olympics talaga ako nag-umpisa, 2001. Mm-hmm. Pagkatapos nun, nasa gang na ako na itong panahon na to talaga. As in, hindi na ako masyadong... sumasama sa hindi ko mga talagang kadikit, ganyan. Mas gang ako. Then biglang may pumunta na kailangan namin ng totoong gangster na marunong mag-rap at gagawin naming artista sa pelikula. Eh, syempre ako, loko-loko. Baka maayo, pakawala to ng kalaban. Diba? Kapag-anak ng natira mo. Oo, diba? Shooting pala diba? Oo. Kunyari, kukulong namin kayo. Tamang hinala. Dumating pa sa point, kasi nga, mapusok ka pa noong mga panahon na yun. Maraming nangyayari, maraming, di ba, nasa gang eh. Dumating pa dun sa point na yung mga nag-audition, kinausap ko, mga loko-loko kayo, nagpapaniwala kayo, dyan din nyo kilala yan. Walang umatin. Walang umatin na audition. Ganito-ganit sa akin si Direct Jim. Sabi niya, hindi ka na nga pumunta, nag-akay ka pa naman kayo, hindi maniniwala. So, paano nang sunod na nangyari? Pero. Okay. Merong isang tao kong nire-respeto. Sobrang malalim na tao to. Okay. Ano to eh? Hindi ko masabi. Basta malalim na tao at napakataas ng respeto ko rin. Mm-hmm. May personal na relasyon sa'yo. Oo. Nire-respeto mo siya. Kaibigan siya ni Direk Jim. Siya yung lumapit sa akin. Okay. Okay. Bert, hindi naman kita lalagay sa alanganin ganyan. Sabi ko sa kanya, kaya sa'yo tiwala ko. Diyan sa mga yan, hindi, ano talaga yan? Pelikula talaga yan. Kasi, I mean, siguro naman nasa tama kang sitwasyon para mag-alala. Kasi sino nga ano ba naman ang kukuha sa'yo bilang bida ng pelikula, di ba? At time na yun, nagsalamin pa, hindi ko na mangawik si John Lloyd. Di ba? Tapos bida ng pelikula agad, di ba? Hindi naman ako kasing macho nila Piolo. Diba? Totoo din. Bida ng pelikula, ano? Oh din. Nakaka-TH nga naman. And then? Wala akong experience sa acting. Ngayon, ayun, yung naging ano namin na di kita papabayaan na masira pagtingin mo. Siya yung nag-assure. Oo. Kada lutang mo, nandyan ako. Sige. Ganun kalaki yung tiwala ko rin sa taon na yun eh. Ganun kalaki yung respeto ko sa pangalan nun. Okay. Mamaya sabihin ko sa'yo. Kusino siya? Tapos, yun na. Hanggang dumating na dun sa punto na may mga camera na. Yung pito pa that time eh. Di ba? May mga ilong na. Totoo! May genset na oh. Lumapag na yung mga artist dun na ano, na may cameo dun saan. Sabi, okay. Totoo na. Ngayon. Dun lang nagpasukan sa akin na, totoong pelikula na pala yung ginagawa namin. Ganun. Tapos dun na rin pumasok sa akin na gumawa ng kanta doon sa mga grupo ko. Okay. Gumawa ulit tayo ng kanta kasi ganito. Doon ka na bumalik ulit sa rap. Kasi kailangan na nga pang follow-up sa promotion ng pelikula. Kasi yun na rin yung way para yung mga kagrupo mo, yung mga kaibigan mo sa rap scene is matulungan. Kasi tol, hindi pa pwedeng ano. Hindi pa pwedeng gusto ko lumipad. Paglipad mo, ayun na, nakalipad ka na. Ano nang gagawin mo? Ano next? Wala. Paano ka la-landing? Di ba? Okay. Ayun yun eh. Okay. Anong gagawin mo dyan sa taas? Wala. Uh-huh. Wala kang plano. Gusto mo lang lumipad? Lumipad. Oo. Hindi tayo ganun eh. Yes.
That's why yun, na-realize mo na kailangan gawan lahat. Tapos dahil ikaw bida, yun nga, kinulaban mo lahat. Uh-oh. Hanggang sa nagawa niyo yung buhay ng gangsta. At hindi lang naman din yun ang pumutok. Nadig din naman lahat ng songs naman umangat. It's just, yun kasi yung career single eh. Kumbaga, no? Yun talaga yung nagdala ng OG Sacred. Gusto ko lang tanongin mo, bilis. Ngayon, alam na natin na sinulat siya sa ospital. Gaano kabigat para sa'yo yung tunay na ninong ng Velasquez? Sa Tondo. Yung, na binanggit mo dun. Yun kasi, yung part na yun, dati sa mismong grupo ninyo, sa mismong grupo ninyo, pumapasok dyan yung ano eh. Hindi ka pa pwedeng basta magtatayo sa isang lugar. Kahit ikaw, legit ka na member ng gang. Kung wala ang basbas ng mas mataas sa'yo, o nung OG mo, hindi mo pa pwedeng biglang i-claim na ano. Ikaw na yung next na OG? Ako yung OG ng lugar na to. Hindi ganun ang proseso. Okay. May proseso na yung OG mo, gusto mo hawakan yan, ito yung condition, ito yung responsibilidad. Bago mo hawakan yan, ito yung gawin mo. Mm-hmm. May quest. Ngayon, may mga nag-claim dati kasi. That time. Oo, na hindi, siguro ngayon meron pa rin. Pero noong time na yun, sobrang lalim na usapin nun. Na pagka sinabi mo akin to, na wala kang basbas, questionable ka at malaking usapin yun. Yung time na yun, ako yung tumindig talaga ron. Kaya kinlaim ko na ako yung ano eh, godfather nito eh. Sa hood at sa gang ko. Ganun. Natanong ko lang, isa sa mga memorable lines kasi pero sa sobrang, akin. Pero sobrang hamon kasi nun din eh. Sobrang hamon nun eh. Alam mo, yun nga yung kaibahan nung ano, yun nga yung kaibahan nung takbo ng karera ko eh. Kasi ako, hindi naman sa pagkukumpara o sinasabing madali yung iba, no. Pero kasi ako dumaan ako sa ano eh, sa parte ng hindi lahat pwedeng maging tagahanga ko. Pwedeng, alimbawa, may isang batang magaling, suportado ng ibang grupo yan. Yung mga OGs, suportado. Ako hindi. May part na machuhang kayo. Banggaan talaga. Oo, sikuhan. Parang kahit hindi rapper na ano sa akin, totoo kayang ano to, matigas to. Oh. Nalilimitahan. Oo. Diba? Imaginin mo, yung G's thing, no? Para sa akin, yung nagawa ko at narating ko, napakalaking ano na yun, para sa akin. Napakalaking achievement. Kasi hindi nga ganun kadali para mag-claim ka na yung maglagay ka lang ng OG sa pangalan, nalimitahan mo na agad yung market mo eh. Totoo din. Ba't ka susuportahan ng kalaban na gang? Isa yan. Yung kapwa mo OG, paano magbababayan na idol ka niya? OG rin siya. OG rin siya. Oo. Nalimitahan mo ulit. Nalimitahan mo ulit. Oo. Yung mga hindi OG, gusto kang tapatan na mas mataas ka ba sa akin? Oh, paano ka naging OG? Ganon. So, yun palang parte na yun. Sobrang nilimitahan mo na eh. Pero, understood. Awan ng Diyos, nangyari yung gusto kong mangyari. Nabit-bit mo? Nabit-bit ko, di ba? Pero sa totoo, hindi ganon kadali. Sobrang limited. Ngayon na lang, medyo kahit papaano open na yung mga tao. Pero noon, ang daming pagsubok. Para dun lang sa mga words na nilagay mo sa lyrics mo. Talagang ilalaban mo siya sa kung kani-kanino. Grabe, no? Ayun yung laban. Simpleng verse lang yun, ha? Pero araw-araw nilalaban mo sa buhay. Araw-araw, pinapatunayan mo, ba't yun yung sinulat mo? Kasi pag... Plus, ang daming ano. Ngayon, hindi ko maano kasi. Kung totoo, sige nga, hindi ako para sa... noon na sa paningin ko. Hindi ako para sa rap kasi mas maingat ako magsalita eh. Okay. Bago ako maglagay sa lyrics, tinitimbang ko muna eh. Dapat bang ilagay ito? Tama bang ilagay ito? Baka ikapahama ko. Pero ngayon, ang mga ano, sobrang... Bang, bang, gang, gang. Ganun yung mga lyrics, no? Diba? Yung dati yung mismong nasaksihan mo, naaktuhan mo, na pangyayari sa inyo o sa mga grupo nyo, hindi mo malagay sa lyrics kasi ayaw mo mabahama ka, ayaw mong maging ayun yung tingin sa'yo eh. Oo. Ngayon, kahit hindi naman ganun yung pinuportray nila, ganun yung nilalagay sa lyrics, diba? Nakukuha mo. Oo, gets. Nothing against with you, ha? Kung yan yung trend, ayan yung gusto nyong gawin, art form yan,
sinusuportahan namin yan. Okay yan. Ang kinikwento ni OG Sacred, nung panahon niya, yung nagagawa nyo, hindi yan pwedeng gawin. Oh. At sa isang banda nga, nakakaingit din kasi na buti ngayon, sobrang cool na lang sabihin yan. Nung panahon namin, parang sisingiling ka ng, ano, ng kalye. Nagbebebebeng-beng ka sa kanta dati. May drive-by na dyan mamaya. Tsaka sa amin, sa dami ng nakasalamuha ko sa kalye, walang sumigaw na, "I'm from the streets, man." Walang guman nun. Wala. Wala, tol. Kaya pag kami gumagawa, okay. God bless you. I mean, iba-ibang pagtanggap, alam natin yan. At iba't ibang panahon din kasi. Totoo. And I think yun yung kailangan din malaman ng mga bagong artist. Ano talaga yung roots nung local hip-hop sa Philippines? Ano rin yung pinagdaanan ng mga OGs at ng mga naunang rappers? Kasi kailangan din natin i-respect yung pinave nila na way kung ano yung music na meron tayo ngayon. Kasi aminin natin sa hindi, yung mga music engineer dyan ngayon, yung mga music producer dyan ngayon, kaya naman din yan nagpo-produce at gumagawa ng music para sa hip-hop. Kasi na-influence din sila ng mga naunang rappers eh. Totoo. Ako naman, hindi naman against sa ganyan, pero gusto ko lang magkwento ng totoo. Oo din. Gusto ko lang magkwento ng totoo. Mm-hmm. Ay, kung masaktan kayo. Ayun yung totoong kwento eh. Tama. Pero kung maunawa nyo, salamat. Oo. Kasi ako hanggang ngayon, lumahanga ako sa mga mas bago sa akin eh. Yes. Diba? At nakita ko rin yung support mo sa mga bago rin talaga. Totoo, tol. Kaya ba't pipigilan ko yung sarili ko masasaktan ka? Uh-oh. Kaya kung nag-i-streets ka, wag ka balat si Buyas. Diba? Ganun Uh-oh. Lang yun. Uh-oh. Hindi ako gain sa'yo. Kinukwento ko lang yung totoo. Parang ganun. Kung sino man kayo, ano man. Oh, respeto dyan. Kinukwento ko lang kung ano yung noon. Mm-mm. At hindi ko rin binabaliwala din naman yung ngayon. Kasi alam ko naman, bawat isa sa atin may matinding laban na hindi ko naiintindihan kasi hindi na ako kasing edad nyo. Mm-hmm. Pinapaliwanag ko lang din, yung hindi nyo na edad na, na nangyari, na pagdaan na mo mismo. Ganun lang naman yun. Ganun lang naman ka-open yun. Uh-oh. Ako hanggang ngayon, tol, sobrang fan talaga ako ng ano. Ng scene? Nakikinig ako sa mga... Ng rap game talaga, no? Alam mo, nagugulat nga ako pag, papicture naman. Uy, sige. Tapos, pag iwalay sa akin, biglang sa kanya na magpapapicture, sino ba yun? Oh. Pero hindi mo minamasa, hindi naman sa masamang sino ba 'yon? It's just nagugulat ako. May influence na siya, pero nagpapa-picture pa rin sa iyo. At ang sarap sa pakiramdam noon. Tapos pagka tinanong ko, siya ba 'yon? Kilala ko yung kanta niya ni. Oo. Nakakataba ng puso 'yon. Oh, 'di ba parang sa akin, parang natural kasi hindi ko talaga kilala yung mukha mo. Pero makakausap, alam mo ba? Alam ko yung kanta mo. Uh-oh. Hindi ko lang alam na ikaw yung kumanta. Kasi fan ka ng hip-hop music talaga. Lahat pinapakinggan mo, OG Sacred? Hindi naman lahat. Basta't nagustuhan ko. Okay. Hindi ako para magpaababa na hindi na maganda. Pipiliti ko. Pero pag may nagustuhan ako, kahit bata yan o kahit mas nauna ako dyan. Mas maganda para sa'yo, no? Oo. Oh, nahook ako eh. Parang ganun. Ibig sabihin magaling. Ibig sabihin maganda. Parang ganun. Eh, bilang tagahanga. Hanggang ngayon, tagahanga pa rin ako, tol, di nawawala sa akin yun. Bilang tagahanga, feeling ko isa rin, parang ganun eh, no? Kung fan ka ng scene, parang estudyante ka ng buhay. Yes. Di ba? Ganun din. Palagi ka lang natututo. Learning, palagi ka lang din. Siyempre, kung tagahanga ka nga ng eksena, kung ano yung bago, talagang inaaral mo. Inaalam mo kung bakit, kung paano. Kasi tagahanga ka eh. Totoo. I mean, you're not there just to lurk around, but also to try things and explore and adapt. Sa akin, sa experience ko, pag huminto ko na sa paghanga, huminto ko na matuto, ayun na yung pagbagsak eh. Ang tagal ko pinagdaanan yan eh. Yung frustration na, yun nga, sabi ko ng bata ko, lahat kaya ko eh. Mm-hmm. Parang gagawin ko to, kahit imposible. Nagagawa ko. Pero may pagkakataon na parang gusto ko tapatan yung sarili ko na lang. Mm-hmm. Hindi ko magawa. Mm-hmm. Ganon. Parang sabi ko, bakit? Kasi nahinto na ako tumanggap ng mga aral. Ah. Kaya, yun yung parang pagka naging know-it-all ka na, yung feeling mo alam mo na lahat. Oh, tol. Sabi ko sa sarili ko, bakit dahil sa ego, ayoko marinig ng tao na kinakanto. Eh, totoo, nag-i-enjoy ako habang pinapakinggan yung kanta na yun. Oh, din. Diba? Mm-hmm. Dahil OG Sacred ako, hindi ako pwede makinig ng mga, ano, ng mga bata. Mm-hmm. Hindi eh. Napahirapan ko yung sarili ko. Talaga nag-i-enjoy ako. Hindi, papakinggan ko. Diba? Mm-hmm. Ganun lang. Eh, kaya ako nag-umpisa mag-rap kasi rin, dahil naging tagahanga ako, na-inspira ako magsulat, gumanda yung sulat ko. Kasi,
naging tagahanga ako. May narinig ako, may naging gusto akong higitan, may natutuhan ako. Eh kung hininto ko na yung pagiging tagahanga ko, hininto ko na rin yung pag-asenso ng sarili ko. Ganun. Tagahanga is all, is parang equals din siya ng learning. Kasi hanggat wala kang hinahangaan, wala kang sinusundan. Wala kang nilulook up. Wala kang, yes, diba? Yes. Wala kang nilulook forward na isang bagay eh. Parang dead end. I see. I respect that. Kasi hanggang ngayon, I never expected that to come from you. Talaga, sabi mo nga, ito nga eh, yung isang tropa mo galing Iloilo. Oo. Diba? Shout out sa AJ Kihong. Sabi ko, AJ, shout out sa'yo. Hindi ko siya kilala, nagkita kami. Pero nung pinakita mo yung video, sabi, kilala ko yan. Sinabi ko sa'yo kung ano yung kanta. Oo. Alam mo. Piniplay. Alam mo. Oo. Pinakita ko pa lang yung video, hindi pa nagpiplay, alam mo. Oo. At sinabi ko rin sa kanya, ito yung konsepto ng kanta mo, di ba? Kasi nakikinig kasi ka naman. Kasi pinakikinggan ko. Wow. Ayun yun. Kayo, sa mga batang ng artist, sa mga nagra-rap, sa mga sumusubok, nasang kamang parte ng mundo, nasa kamang parte ng Pilipinas, isipin mo si AJ dito, ang laki ng ngiti, oh. Hindi niya na-realize sa buhay niya na mapapakinggan siya ng isang OG Sacred. Pero kanina, nung nagtagpo sila dito sa studio, pinakilala ko si AJ kay OG Sacred. Alam ni OG Sacred yung song. So, bakit ko sinasabi to? Kayo na nagda-doubt na baka walang nakikinig, kayo na nagda-doubt na baka hindi gumagana, kayo na nagda-doubt na baka yung music nyo hindi okay, tuloy nyo lang, tol. Totoo. Totoo. Kasi tatama yan. Hindi nyo alam kung sino yung nakakarinig. Mismo. At may mga tao na nakikinig at iniintindi yung bawat sinasabi nyo. Kaya ibigay nyo lang din yung puso nyo. Kasi mararamdaman ng nakikinig yun. Totoo. Diba? Alam mo, sobrang humble mo na to the point na feel ko na fan ka ng eksena at forever kang magiging sundalo ng hip-hop. Salamat. Kasi ang pagiging fan, hindi lang sa pagiging artist mo na OG ka. But also, artist ka na nag-guide sa bagong artist din. And I respect that. Kasi kung totoo lang, hindi na, himasin ko na lang yung aso ko. May pera dito eh. Totoo. Bakit ko tututukan yung recording mo? Bakit ko papakinggan yung sinulat mo? Pero yun yung ginagawa mo. Well, sa pag-guide naman, tol, sa akin, pag lumapit naman yung artist o yung tao, bukas naman ako eh. Bukas naman ako. Hindi naman ako yung magiging susi ng tagumpay mo. Mm-hmm. Laging ganun. Pero sa lahat ng mga artist na naging dumikit sa akin, hindi ako magiging susi ng tagumpay mo. Pero at least, once na naging kaibigan mo ko, naging kuya mo ko, may magiging better, alam mo 'yan. May magandang maidudulot pa rin. Kung ano man 'yon, dapat laging may mas mabuting ikaw, mas magaling na ikaw kahit papaano. Hindi ba pwedeng pagdikit mo sa akin masisira? Na pariwara lalo, no? Ganun. Okay. Diba? Ikaw ay ganito lang sa tingin mo. Iba yung nakikita ko sa iyo. Labas mo 'yan. Kung ayaw mo ilabas, at least sinabi ko sa'yo. Oh, diba? Hindi ko madamot sa ganun. Hindi, tol, kasi tinanggap ko sa sarili ko na marami, sa dami ng karanasan ko, maraming bagay na hindi na applicable sa akin. Mm-hmm. Pero pwede pa sa iba. Diba? Alam mo, noong time na yan, sa ganito ko nagkamali eh. Mm-hmm. Parang nasa ganyang stage ka ngayon eh. Ito yung gagawin mo? Ito yung dapat na ginagawa dyan na hindi ko nagawa noon. Kaya napunta ako sa pagkakamali. Oo. Okay. Ang galing lang din ng experience na hindi lang tinatago, but sinishare para mapabuti yung iba. Alam mo, tol, yung pag-share kasi, laging ang ganda ng balik. Totoo. Huwag mo lang antayin. Huwag mo lang antayin, pero magugulat ka. Laging ang ganda ng balik. Example. Meron isang programa, ito na lang, programa na lang sa Tondo. Okay. Yung mga batang naglalaro ng soccer, yung mga Putkalero o Tondo FC. Ito yung second film ni Direk Kim. Since taga-Tondo rin ako, nung tapos na yung film, siya yung nagsabi sa akin na lalayan mo itong mga bata. Kasi
focus na ako sa ano, next film ko. Sila dapat mag-focus nila sa pagpapa-asenso ng sarili. Mm-hmm. Siyempre, mga bata, medyo digaw. Ngayon, inano ko sila kung paano nyo gagamitin yung skill nyo, paano nyo pakikinabangan, ano maitutulong sa inyo. Wala akong pakialam ko sa soccer, pakialam ko sa football. Diba? Sa totoo lang. Tinulungan ko lang sila na hindi naman malaking tulong, pero kung paano yung dapat direction. Para mas maiksi, after ng ilang taon na lumipas, yung anak ko, bigla ko nakita nagsasakir. Wow. Hindi binalik sa akin. Binalik sa anak ko. Sabi ko, alam mo ba yung mga, ano, yung mga putkalero? Ako nagturo mo. Hindi ko nga marunong yun. Pero pinakilala ko siya ron. Oo. At yun yung mga coaches niya ngayon. Yung mga batang inalalayan mo nung sila pa yung naglalaro. Binalik sa anak mo, no? At yung mga bata na yun, ang gagaling ngayon, hindi lang sa paglalaro. Sa kung paano mag paano mag-train ng mga bata sa paglalaro at sa pakikitungo sa kapwa mga bata. Ang gagaling. Mas magaling pa sa akin, di hamak. Naging leaders din sila. Totoo. Di ba? Ayun yung balik. Wala akong inantay. Wala akong pakinabang sa football. Pero binabalik sa... Hindi mo naman tinuruan yung anak mo mag-football. May mga ginaida ko doon. Doon ka pumunta. Walang ganun. Wow. Kusang bumabalik. Ayun yung, di ba? Realizations, no? Actually, may share din ako, mabilis lang. Nabanggit ko na to eh. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon, balik ng mga kabutihan lang din na idinulot ko dati. Lahat ng mga mali kong desisyon na alam kong pinili ko yung desisyon na yun na mali, kahit alam ko yung tamang gagawin, wala silang mabuting dinulot sa akin. Kaya lagi lang kayo gumawa ng mabuti. Lagi. Lagi. Marami pa kami pag-uusapan. Kasama ko si OG Sacred. This is your favorite podcast, DougBrock Radio. Yo, Cyberspace, DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace. Ako si DougBrock. Ito yung podcast series ko. Every Sunday, 8:30 ng gabi, mapapakinggan nyo sa Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms. Mapapanood nyo sa YouTube channel ko, DougBrock TV. I-like nyo kami sa Facebook, DougBrock TV. Follow nyo kami sa Instagram, DougBrock TV. At DougBrockTV.com. Siyempre. Balikan natin si OG Sacred. Yes, sir. OG Sacred, I'd like to ask lang, dun sa filming, so ayan na, nagdatingan na lahat, balikan ko lang. Nagdatingan na lahat, nangyari na yung shooting. How is it like na meron kang script? Mm-mm. Diba? First time mo yun eh. First biglang... time. Main role agad. Mm-hmm. Tapos, pelikula pa na ilalaban sa ibang bansa na sumasalamin sa totoong kalye at gang life ng Philippines. Paano yun? Paano treatment nila sa'yo bilang bida? Paano ka sa bilang artista? Paano yun? Well, ito. Bago yung dumaan sa proseso muna ng, ano, ng team building. Okay. Yung pag-gain ng trust. Ganyan. Mm-hmm. Kasi nagulat din si Direk Jim na bago, dahil nga ayoko, di ba? Nagulat siya na may background check sa kanya. Kasi nga, nirecruit mo nga kasi lahat na huwag umatend. Nagulat siya na, ang dami kong alam sa kanya. Okay. Parang, hindi, basta-basta rin na alam mo yan. Hindi lang to yung tinuturo nila na pwede magbida. Ganyan. Okay. So, tapos yung mga common friends na hindi basta-basta rin. Mm-hmm. Naano kami sa ganun. Mm-hmm. Kaya nung ginagawa yun, nung rolling na, nung filming na, actually ginawa siya magkaiba eh. Magkaiba kaming ano, side eh. Mm-hmm. Ginawa niya yon para ipakita yung problema ng komunidad ngayon. Mm-hmm. Ayun yung gusto niya. Ilabas yung problema ng kabataan. Yes. Yung ako nung ginagawa yon, ang iniisip ko yung hip hop, yung rap. Paano siya mas mapakilala sa marami? So, sabi ko balansehin.
Diba? At saka may mga part doon na pinapaubayan niya sa akin na ito bang ganito? Tama ba yung term na to? Kasi parang sa research, mas fraternity to eh. Sabi ko. Ah, kinoconsult niya rin sa'yo. Oo, yung time na yun. Ganun na yun nangyari. Ang galing, naging process na hindi ka lang artista sa pelikula. Para ka rin naging producer kasi binibigay mo yung mga totoong, ay yung mga pwedeng maging eksena. Tsaka alam mo gano'ng agaling yan. Yung writer at director ng tribu na si Jim Libiran, siya si Serix. Wow. Inabot mo si Serix? Sa tabloid. Oo. Na nagkaroon pa ng, yun yung mga sinaunang, parang masasabi kong sinaunang podcast. Pero, in writing. So, si Direk Jim? Siya si Serix. Noong teenager siya. Wow. Binuo niya yung Serix na mga kamunduhan yun eh. Oo. Ganun siya. Ganun kalawak yung intelektual niyang pangunawa. Oo. Oh, hindi ko alam yun ah. Shoutout sa'yo, Direk. I'm a fan. And siguro ano rin, bukod dun sa pelikula ni Abra na Respeto, di ba, na naging maganda rin para sa hip-hop, no? Salamat, Direk Jim, kasi naisipan mong gawin yung tribu na marami, mas marami kang pwedeng gawin na i-film na kung sa pera ka lang nakatingin, totoo, mas kikita na pelikula. Pero pinakita mo kung ano yung sumalamin sa eksena sa kalye at kung ano yung nangyayari sa gang. At the same time, nabigay mo kung ano yung Filipino hip-hop. Totoo. Kasi sa isang banda, sa totoo lang, yung time na yun talaga, tulog ang hip-hop. Yes. Tulog. Yes, it was ano, underrated. Sa totoo nga eh, kung sasabihin mo yung kasaysayan ng hip-hop at rap, hindi mo ba pwedeng tanggalin yung isang tao na hindi parte ng pagra-rap o ng pagsasayaw, na si Jim Libiran. May ambag eh. Mm-hmm. Ang laking ambag ng tribu. Hindi mo pa pwedeng isang tabi yun. Mm-hmm. Kasi sa isang panahon, binuhay niya yun eh. May binuksan siyang malaking pinto. Oo, tol. Para sa marami. Pinakita ng pelikula yung kultura, yung mga talento. Mm-hmm. Sa likod ng mga karahasan, may mga talento yung mga abata. Mm-hmm. May mga kumakantaya. Oo, ganun. Tapos yung respeto sa isa't isa. Yung Totoo. Tiwala sa isa't isa. Totoo. Na pinanghawakan ng mga taong wala pa nun nung panahon na yun, pero napanood nila, ah, ganun pala. Totoo pala to. Kasi minsan, ano pa tayo, may doubts pa tayo sa nararamdaman natin eh. Totoo bang pagkakatiwalaan ko to? Eh napanood nila, ah, kailangan mo nga talaga magtiwala para may magtiwala rin sa'yo. Kaya ikaw, tol, kung bibigyan ka pagkakataon isulat yung kasaysayan ng hip-hop dito, mm-hmm, hindi ba party yung tribo ron? Ako, tol, siguro baka isang chapter yun. Diba? Kung gagawa ako ng libro, oh, isang chapter yung pelikula na yun. Kasi nung panahon na yun, panahon ng mga banda, pero biglang pumutok yung OG Sacred. Oo. Diba? At nabuhayan lahat ng hip-hop artist sa iba't ibang lugar kasi may nangyayari na. Oo, tol. Tapos andiyan nag-rap jam na uli. Oo, rap diba? Jam. Yes. Nanganak. Tapos nagkasunod-sunod ng rap contest at rap events. Oo. Kasi tol, sa totoo, yung ibang mga, ang history kasi ayon niyan dun sa ipapabor ng kung sino nagkukwento eh. Tama. At kung ano yung napagdaanan niya or yung alam niya lang. Oo. Mm-mm. Katulad sa Tondo, halimbawa, ang daming magagaling. Mas magaling sa amin. Mas nauna sa amin. Pero wala na yan sa kwento pag binalikan mo. Mm-mm. Kasi walang YouTube nun. Mm-mm. Walang video. Walang katunayan. Oo. Pero kaming mga umabot dun, alam yun, halimbawa, pagka sinabi ngayon Tondo, limited lang yung ano eh, yung nakalista kumbaga. Mm-hmm, mm-hmm. Pag Tondo. Oo, pero andyan yung ano eh, andyan yung puwersa ng Tondo. Puwersa. Di ba na Ah, oo. Diba? Puwersa ng Tondo sila, ang grupo nila. Oo, tol. Tapos, nagkaroon ng Dope Records. Yan yung kami nila, Akuma, kami ng mga BCJ. Mm-hmm. Yung time na yun, tol, ano, kami yung unang naglabas ng ano eh, compilation album na tao-tao bentahan sa Tondo. Wow. Oh. Parang all-star na ganon. Ang benta ng CD noon 150 to 200 sa mga ano, sa mga mall. Mm-hmm. Kami nagbebenta kami 350. Ba't ang mahal? Kasi wala kang mabibili noon kundi sa amin lang. Oh, okay, may value yung mismong produkto kasi mabibili mo sa limitadong pagkakataon. Alam mo ang cover noon, ano? Yung
na asirox lang siya. Okay. Tapos ginupit doon sa lalagyan, sa case. Oh. Tapos CD burn. Oo, oh, ganun. Pero yun yung unang mga kanta namin na ni-record talaga sa recording studio. Mm, okay, okay, okay. Tapos, hindi lang talaga dinistribute ng malalaking label. DIY nyo lang talaga inano. Kaya yung mga meron nun ngayon, ng mahal na nun pag... natabi nyo pa. Oh, kahit saan, pwede nyo ibenta yan. Tol, sobrang tao-taong bentahan, ganun. Lalapag ka sa event, lalapag ka sa hood para mag-abot, maglako. Oo, tol. Tapos yung after ng Dope Records, yan yung Sigaw ng Tondo, then 187, hindi, Hustlin Records. Dreams, yan, 187, Sigaw, ayan. Pero bago yan, ang dami. May mga K9 Kilas, ang dami yan, ang dami sa Tondo. Ang dami magagaling dyan na hindi na mabalikan ngayon sa pag sinabi mo na, ang Tondo, ganito, nag-umpisa pumasok ang rap dyan. Hindi shortcut. Recorded din, no? Oh, ilan lang yung nakakita? Shortcut na. Pero sa totoo, ang daming mas nauna pa sa amin na nag-ambag, na mas magaling pa sa amin. Ganun. Alam mo, yun din, siguro isa rin yan sa motivation ko bakit ko ginagawa to, para ma-acknowledge yung mga ganun. Kasi hindi nababanggit sa kanta. Totoo. Hindi nababanggit sa interviews. Hindi nababanggit sa mga kung ano, sa mga vlogs ng mga artist. Na ngayon, di ba? Hindi lang yun. Kasi pag maiisip mo, Tondo, Sigaw, tsaka 187, yun lang yung aangat. Alam natin na marami. Pero ang daming, mas dapat mong bigyan ng... na yung Sigaw at yung 187 influence ng mga nauna na hindi na nakapagkikwentuhan. Totoo, tol. Totoo. Maraming salamat po at shoutouts po sa inyong lahat. Totoo, salamat sa inyo. Iba yung eksena noon, pati yung rap contest. Oo. Isa pa sa mga lugar na hindi na masyado na pag-uusapan pero ang laking parte sa rap na botas. Sa Camanava, na botas. Oh, ito yung lugar na linggo-linggo, every weekend may rap contest. So kayo, dadayo doon para sumali. Oh, tol. Grabe naman yung mga organizer doon. Kahit wala silang sponsor, tol, minsan nagwi-winner take all na lang. Kung ano yung quota, yun na lang yung paglalabanan. Oh, pero pag inisip mo yung puso na nag-organize, no? Oo naman, wala nang kinita. Wala nang kinita, nagpagod pa ako. Minsan madalas may gulo. May gulo pa. Oo, may itatakbo pa sa emergency room. Naita mo, yun yung mga... Shoutouts po sa inyo. Alam nyo yun. Sana mapanood nyo to. Pasalamat sa mga salamat. Ginawa nyo at inambag nyo. Dahil ano kami nun eh, baby kami nung mga yun eh. Diba? Kami yung... Kung ano yung tinatamasa ng lahat ngayon ng mga artist na mas malalaki pa, ng mga kaibigan natin, hindi rin nila maikakaila. Siguro hindi lang din nila nasasabi. Pero kung wala naman lumaban dati, wala to ngayon eh. Oh, tol. No? Oh, ako, hanggang ngayon sa akin, laging kompleto yan pag balansi ko. Yung mga bago ngayon, yung mga mas nauna sa akin. Yung respeto ko sa nila. Hindi ko kailangang lapagan ka para ipakita. Oh, respeto ko sa'yo. Pero sa isang banda, pag may mga successful na hindi nila alam, nagsiselebrate ako sa likod. Pumapalakpak ka sa malayo. Oh, tol. Ganun. Pag may pagkakataon, ibubuga ko kung sino yung mga hindi na nasasabi na dapat pagpasalamatan. Ayun ako. Ganun. Lahat kayo, lahat yan parte para sa akin. Makabalansi lahat yan, malinaw sa akin lahat. Ganun. OG Sacred, I'd like to ask also. Tingin mo kung walang naging tribu at kung hindi pumutok yung buhay ng gangsta, sino sa OG Sacred ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Or ano yung naging buhay mo siguro? Negosyante. Yeah? Negosyante. Kasi ano eh, lagi rin may balansi ng negosyo para sa akin. Ito nga, ito pa pala isa sa ma-share ko. No? Sige. Noong mga panahon nag-uumpisa yung pagputok ng pangalan ko, lagi ko binibigyan ng presyo. Binabalyuhan ko ng pataas. Yung iba akala nila mukha kong pera. Na, grabe, para sa hip-hop naman, for the love. Di, porkit OG ka, pamahal ka ng pamahal. Ganon. Oh, pero kahit sa mga kasama ko, pinapaliwanag ko na, kung hindi natin pepresyon yung sarili natin, hindi rin tayo pepresyon ng mga yan. Tama. Diba? Tama. Kasi, para magpresyo ka sa sarili mo, gampanan mo rin para mapresyoan mo yung sarili mo. Mas galingan mo. Mas mag... Yung better na version na ikaw. Best version na ikaw. Diba? Para worth it yung ibabayad sa'yo. Tama. Ngayon, kung hindi mo kaya, wag.
Diba? Pero dahil hindi ka naman ganun, gawin mong mas makakabuti. Bakit? Ba't ko sinabi? Wow. Ang daming mas magaling sa akin. Tama. Pero dahil hindi binalyohan yung sarili nila, dumating sa punto na kailangan nila mamili kung magtatrabaho sila o magra-rap. Okay. Okay. Diba? Mm-mm. So kung nabenta mo yung sarili mo sa pagra-rap, yung pagra-rap na hindi naman pera yung gusto mo eh. Mm-mm. Mahal na mahal mo yan. Ayaw mo iwan yan. Tama. Tsaka mahirap din mag-rap kung hindi mo siya talaga gusto gawin. Oh, tol. Lalabas yun eh. So mahal na mahal mo yung pagra-rap. Oh. Gumawa ka ng paraan para pagkakitaan mo yan. Para hindi mo na kailangan magtrabaho. Oh. At ang ginagawa mo lang yung mahal mong gawin. Oo, oh, tol. Wow. Ayun yung naging problema ng marami. Okay, so, okay. Sa iba, nung time na yun, mukhang pera ang datingan. Pero sa akin, hindi. Mahal ko kasi yan, kaya ganyan ginagawa ko. Oo. Ayaw kong iwan yan pagdating ng panahon na sisingilin ako ng mga anak ko. Gutom na kami, nagra-rap ka pa rin. Tama. Hindi. Tama. Yung kinakain natin, nakagaling dyan. Rap money yan. Oo. Diba? Wow. Naki yung pinag-umpisahan ng negosyo ko, nakagaling dyan. Tama. Diba? Ayun yun, parang... Pero syempre, hindi lang basta magpresyo ka. Oo naman. Dapat karapat-dapat din yung presyo mo sa sarili. Ba't ka nagtaas ng 1,000? Ba't ka nagtaas ng 5,000? Yun naman yung responsibilidad. Stage presence na yun. Paano ka magpa-perform? Yun naman yung responsibilidad mo. Wow. Diba? Parang sarapan mo yung luto mo para makabenta na maayos. Kasi kung may dalawang karinderya, 30 yung ulam dito, 35 dun. Eh kasi mas masarap dun eh. Diba? Eh kasi mas maraming, 'di ba? Eh kasi mas maraming pasas yung minudo nila doon eh. 'Di ba? O mas maraming chicharon yung munggo nila doon eh. Ganun talaga, responsibilidad niya na 'yun, ba't niya tinataas yung presyo niya. Oo. Kaya nga natutuwa ako ngayon na yung mga dating akala nila mukhang pera oh. Mas naintindihan nila nung nagkaroon na sila ng mga mas mabigat na obligasyon na kailangan mo magpresyo sa sarili mo. Totoo rin kasi tama si OG Sacred eh. Kung hindi mo pepresyohan yung sarili mo, wala kang ibang pwedeng i-expect na na tao na magpepresyo niyang talento na meron ka. Totoo. Ikaw lang ang nakakaalam niyan eh. At isa pang bagay, yun nga, kung i-reverse ko lang din, pagpapahalaga sa sarili yun eh. Ikaw talaga dapat yung magsasabi kung magkano ka at totoo. Ano ka eh. Totoo. Kasi kung hindi mo sisistemahin yun, ibang tao yung maninistema sa'yo. Posibleng, oh, ito ka lang. Subconsciously, binibuild up niya yung utak mo na ito ka lang. Mm. At ang ano ron, ang maganda ron kasi, pag dumating dun sa punto na singilan, sasabi mo sa sarili mo na anay, na kung hindi ko ginalingan, hindi niyo kukuwain para bayaran. Tama. So bakit niyo kukuwain ng libre ngayong ginagalingan ko? Tama. Diba? Ang haba ng pagsisimula ko, hindi niyo ako binigyan ng space para ma-promote. So ngayon, pag nandito na, respetuhin niyo yung hindi lang isang araw na performance yung babayaran niyo. Lahat ng hirap ko na hindi ako nagtrabaho, tiniis ko yung gutom ko para maaipon ng recording studio, makapag-record, makapag-promote. All those disappointments, all those rejections, all those things, sacrifices, lahat yun kasama, experience. Kasama yun, tol. Kasi, halimbawa sa akin, tanungin mo ako, ano yung kailangan mong malaman sa akin? 2001 Rap Olympics. Mm-hmm. 2001 na unang compilation album na pinapatugtog sa mga... Yung kanta mo, pinapatugtog sa palengke, sa hagdanan ng mall. Mm-hmm. Achievement yun eh, di ba? Oo. Kasi hindi nga tayo pinapakinggan, hindi nga tayo piniplay ng mga FM. Oo, tol. So para pakinggan, i-play ka sa mga bintahan ng BCD, malaking bagay yun. Totoo, tol. So sa akin, lahat yan. Pinapatugtog ako sa hagdanan ng mall, pinapakita yung ano, 2007, Tribu, Buhay ng Gangsta. After nyan, wala na. Oo. Ah, may lumabas pa, isang tulay. Oo. So pagkatapos, hindi ako isang beses lang makikita mo sa taas. Hindi. Ang daming pagkakataon na nandyan ako. Kung re-revisayin mo yung kasaysayan, pwedeng may magtaas ng kilay na wala naman. Pero hindi mo maikakailan na ang laki ng inambago ng mga panahon ng mga banda. Ako yung mga kasabay ng mga banda na nagrarap sa malalaking stage. OG Sacred, di ba? Nakalagay doon sa malalaking... Yung time na yun, hindi ko pumayag na barya-barya ang rapper. Oh. Sa panahon ng mga underground, nagpresyo ako. Kasabay ng mga banda. Di ba? Siguro hindi na alam ng iba mo. Mahirap na lang banggit. Oh. Pero tinakda ko yun para sa ngayon eh.
tinakda ko yung para sa ngayon. Para yung mga organizer dati, hindi maliit yung tingin sa hip-hop. Tol, dati wala nag-i-entrance sa hip-hop event. Totoo. Pag may entrance, hindi ka pupuntahan. Walang nag-TTF ng malaki sa hip-hop kung hindi ka lang din si Sir Andrew o si Sir Francis, ganyan. Oh, oh, diba? Oo, oh, oo, oh, oh. Rapper ka ba? May ganun pa nga eh. Oo, oh, oo, oh, diba? Oo. Oh, oh. Okay na yung ano, okay ning okay na dati yung ano, yung Big 250 tsaka ano, pagka nag-rap ka sa event tsaka styrofoam na may pansit, swerte ka kung may sahog tapos kalahating tasty. Yun na yung TF. Totoo, tol. Yung OG Sacred, tol. Nagdigta ako ng presyo ko. Yeah. Na kung ayaw nyo kukuhain sa panahon na putok yung pelikula ko. Mm-mm. At yung kanta ko sa YouTube, hindi ako pupunta diyan. Kung tatawaran nyo ako ng maayos. Mm-mm. Ayon sa kakayanan nyo, hindi ayon sa kakayanan ko. Ganun ko ginawa. Kung titignan nga naman yung dati, parang oo nga mukhang pera. Pero kung iisipin mo ng malalim, para rin siya sa pagsiset ng standards Standard, sa future. Diba? Wow. Ayun yun. So, wow. Siguro hindi na alam nila ngayon, pero tinrabaho yun ng hindi alam na marami. At hindi lahat ng proseso na yun kailangan mo ipakita. Oh, pero bakit ko sinasabi ito ngayon? Mm-hmm. Kasi gusto kong sabihin din na sa kabila ng mga yun, ilan lang yun eh. Mas marami ron yung palpak. Oo. Diba? Yung gumawa ko ng show na ganito, hindi nag-click. Flop. Naglabas ako ng pera. Sunog. Ayun yung mga nasa pagitan nun eh. Okay. Mm-mm. Palpak yan. Mm-mm. Pero hindi ako minturon. Hindi ako natapos doon. Kasi nga, palagi kang natututo. Oo, oh, tol. Hindi. Nagkaroon ako ng mga event na... Sige, share mo pa yung mga experiences mo. Tol, maniwala ka, may isang bar na... Nagpe-perform kami. Lima lang yung nanonood. Fuck. Yung isa yung manager ko. Oo. Yung pangalawa, yung asawa na manager ko. Mm-hmm. Si Derek Jim. Mm-mm-mm. Pangatlo... Si Jamir. Mm-hmm. Si Rest in Peace. Rest in Peace. Slapshot. Kasi malapit sa kanila yung venue. Tsaka si, knowing Sir Jamir, hindi lang siya dun sa circle niya at sa genre niya. Close siya sa lahat ng klase ng musikero. Sumusuporta siya at nanonood siya sa lahat ng klase ng eksena. Tapos yung dalawa, yung assistant ng manager ko. So lahat dala mo pa? Oh, tol. And you still performed? Oo. Na-imagine mo yun? Yeah. Bago mo ako makita sa maraming tao, ayun yung mga pinagdaanan ko. Kaya wala nagkikwento kasi wala sila doon. Tapos, yun yung struggles. Oh, tol, bukod sa mga kantang sumikat na napakinggan mo, ang dami kong kantang nilabas na hindi mo narinig. Yeah. Para sabihin mong sumabay lang ako, hindi. Hindi mo lang nasubaybayan kung ano yung mga pinagagagawa ko. Kung marami sa tingin mo yung mga tagumpay, mas maraming failure. Pero hindi ako pinahinto nun. Hinding-hindi. At hanggat maaari mai-guide ko yung mga bago na gusto, mm-hmm, ginagawa ko. Pero mm-hmm, hindi para obligahin yung sarili ko sa lahat. Wow. Na magbukang epal. Wow. Ganun lang yun kasimple. I respect that. Na sinet mo yung standards mo, at the same time, vinalyo mo lahat ng pinagdaanan mo. Kaya eto ka na ngayon. Tama yon para sa mga nanonood na hinginig, lalo sa mga artists, aspiring artists, sa mga performers dyan, hindi nila babayaran yung tagal ng performance na ilalagi mo sa stage. Ang binabayaran nila, lahat ng pinagdaanan mo. Kaya umabot sila sa point para mag-inquire sa'yo. Oh, totoo. So, ikaw, na nilapitan para mag-perform, kay 1,000,000 yan o 1,000,000 kung ano yung tingin mo na presyo mo, sabihin mo at huwag kang mahihiya. Kasi kung hindi nila kaya, tatawad sila. Totoo. Kung kaya nila o kaya pa nila magbigay ng higit pa, dun mo yun malalaman. Pero kailangan mong umpisahan na presyohan yung sarili mo. Kaling nun, OG Sacred. That's a lot of value and... Gasolina yun sa marami. Ito lang sa totoo, ang hirap nun. Bago yung buhay ng gangsta, sobrang dami mong songs. Sobra. Huminto ka na nga sa rap, di ba? Huminto na ako sa rap eh. May putok na nga kaming kanta nun eh. Oo. Yung purong Tagalog. Oo. Pinapatugtog sa mga patok yun. Oo. Yung mga Cubao Cogyo. Yung mga ganun, mga jeep na ganun. Yung mga Blooming Treat. No, babayan. Oo. Yung stop and shop. Ano, yung mga ganun. Pinapatugtog na yun sa ganun. Eh, sa akin, ang laking bagay na nun. Na, oh, tumutugtog sa jeep. Mm-hmm.
Well, it means to say lang talaga that you really have to love the clique that you're in, the tribe that you're in, yung scene na nandun ka. Kasi kung wala kang talagang tunay na purong pagmamahal dun, tol, babaklas kay parang mantika sa tubig. Onting, hindi mo nagustuhan yung resulta, ayaw ka na. Totoo. Onting disappointment, isang rejection, ayaw ka na. Meron kang isang kantang ginawa na akala mo that's the song, that's it already, tapos walang nangyari, ayaw ka na. Pero pag nandoon yung puso mo sa ginagawa mo, lalaban ka ng lalaban. Lalaban talaga, tol. Ganun talaga, matik yun. Isang bagay siguro din na hinangaan ko talaga sa'yo is, paano ka makisama? Mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa lahat eh. Tingin mo, sino si OG Sacred bilang kaibigan? Oh, bilang kaibigan talaga, no? Kaya kong ibahagi ko nga na yung meron ako sa kaibigan. Hindi ko kaya mapahamak yung kaibigan ko. Kung meron akong kakaunti, pagatian natin. Hindi ko kayang busog ako, gutom ka. Ganon. Hati tayo, parehas bitin yung pagkain natin. At least, may nasusolusyonan tayong konting gutom sa parehas nating sigmura. Ganon. Respect that. It's... Tingin mo, bakit di ka madamot? Kasi sa sinabi mo, halatang di ka madamot. Pero bakit? Hindi ko din alam. Siguro, dahil, yung... kasi dahil... Ganun na ako. Hindi, parang hindi yun dahil, parang walang sapat na dahilan yun na sabihin ko na kasi naranasan kong pagdamutan, okay. Kasi naranasan kong mga ilangan. Hindi. Pagkatao mo talaga. Siguro dahil ayun talaga yung natural na sinasabi ng puso ko na gawin ko. Mm-hmm. Kung meron lang din, bakit hindi? Kung itatapon mo lang din, bakit hindi mo pa ibigay? Oh. Solid yun. Para sa mga hindi nakakaalam, doon din, ang nakakaalam lang nito yung mga nakasalamuha mo eh. Pasilipin mo kami, sino ka bilang OG nung mga panahon na hinahawakan mo pa yung gang? Anong klaseng OG Sacred ang meron? Yan, ito yung mga gusto ko itanong eh. Nung panahon na yun, syempre, bukod dun sa ayaw ko na maargabyado yung mga member ko. Mas lamang pa rin sa akin yung pagiging makatao. Actually, naging gang lang yung katawagan, pero mas pagkakaibigan lagi yung approach. Mm-hmm. Kaibigan, kapatid yung turing ko sa mga homeboys ko eh. Parang ganun. Mm-hmm. Kung mapapabuti ako, gusto ko mapapabuti rin sila. Kung dahil leader ka, ikaw yung magli-lead eh, di ba? Tama. Siyempre, kung gusto mong maayos yung direction mo, i-lead mo rin sila sa maayos na direction. Lahat ng kawal mo sa maayos na. Kung kaya nga lang na balikatin mo lahat, gagawin mo. Pero siyempre, gusto mo rin makita naman sila na sa sarili nila. Tama. Na mag-desisyon ng tama para sa sarili nila. Magiging guidance, nandun guidance, pero hindi para buhatin. Okay. Laging ganun. Yung ganda ng leadership. Diba? Nang ganun. Kasi sabi nga nila, magandang leader daw, nag-create din ng leaders eh. Diba? At ikaw marami ka rin na-create ng mga nag-lead din. Isang bagay din siguro na gusto kong malaman is pinakamaraming nahawakan mong miyembro nung ikaw yung nag-lead ng gang sa Tondo. Hindi ko na mabilang eh kasi dami talaga. Pero umabot sa punta na isa ako sa pinakamarami talaga. Kasi wow. Hawa ko yung Corcuera. Yung Lacson. Yung permanent housing yan eh. Oh, kaya permanent. Okay. Kasi permanent Tondo. Temporary housing tsaka permanent housing. Mm-hmm. Yan yung mga galing sa Smoky Mountain. Na nire-relocate. So yung permanent yun. Tapos, hinawa ka mo rin yun. Meron din ako naging hood sa isang parte ng Valenzuela. Sabay-sabay to, OG? Hindi naman. Gapang. Okay. Ano? Lipat-lipat. Tapos sa Daungan. Daungan is Pier. Hindi. Yung lugar nila, Coli. Bago siya mag Las Piñas. Si Coli kasi lumipat sa amin sa CA, sa Las Piñas. Pero Tondo siya, gets ko. Kababata yan is Mag eh. Nagkagulo lang kasi sila ron sa hood. Okay. Kaya siya nalipat sa Las Piñas. Mm-hmm. Kahit Kenkoy. Shoutouts kay Billy, kumpare ko yan. Shoutouts kay Lil Coli. Ayun, yung lugar nila sa Daungan yan. Mm-hmm. Daungan ang tawag. Okay, gets.
Tapos so kung gapang, ang dami ng miyembro noon. Paglipat mo sa kabila, nagre-recruit pa rin dito eh. Tapos pag alis mo doon, nagre-recruit na naman 'yun. Ikaw lahat OG noon. Hmm. Wow. Ang galing. I mean, hindi ka naman nakakabilib lang kasi hindi naman 'yan tinuro eh. Mm. Di ba hindi wala kang makukuhang like tatay ko OG. Kaya OG rin ako. Hindi eh. Hindi. Tsaka ano, siguro yung natural na kinalakihan mo. Pero yung teenager ka parang kaharap mo sa inuman yung mga antigo ng lugar nyo. Wow. Kasi to, sa Tondo ano eh. Yung mga walang yata talaga na ano, tahimik. Yung mga bibira, tahimik yan. Mm-hmm. Hindi yan para hoy, hindi. Oo, walang maoy dyan. Pangiti-ngiti lang yan. Mm-hmm. Pag hindi ginagustuhan yung ginagawa mo na sablay ka na, sasawayin ka isang beses. Ayun yun. Hindi yan mga hindi yun makikita mong siga-siga. Hindi, hindi ganun. Mas tahimik, mas pinis. Finis, nalaga may sinabi dyan. Mm-mm. Mm-mm. Tapos pag nakita mo yung mga millionaryong successful sa Tondo, mm-hmm. mga nakaano lang yan eh. Dati ah, yung mm-mm. kabataan mm-mm. mga nakalasaboy na sando. Mm. May bimpo. Mm-mm. Nakalpombra. Oo. Hindi mo alam. Isa na pala yun sa pinakamayaman sa Tondo. Mm-hmm. Pero kalye pa rin sila. Oo. Respetado. Pero marespeto rin sa kapwa nila. Ganun eh. Siguro dun kasi ako nahubog. Para kung nakita ko kung paano yung galaw. Kaya ganun din. Kung eto malito. Eto sablay itong mga tao na to. Eto alam mo pa paano gumalaw sa paligid nun. Alam mo rin kung paano sila i-handle. Ganun. Ang dami ko natututunan. Ayoko to matapos. Marami pa ako itatanong. Magbe-break lang kami. This is DougBrock Radio. Yo, Cyberspace. DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko, Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock _. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, maraming salamat sa inyo. Ramdam ko yung pagmamahal nyo every Sunday, every time na may podcast tayo. Na-appreciate ko yung mga nagsishare, yung mga nagpumuputol ng clip nilalagay sa Facebook, yung mga kumukuha ng quotes, yung mga sinabi ng mga nakakausap ko, mga nasasabi ko. Lahat kayo na-appreciate ko kasi kaya ako rin naman ginagawa to para i-amplify yung mga tao na parte ng iba't ibang klaseng eksena at iba't ibang klaseng industriya. Pero dahil ginagawa nyo yan, mas napopromote yung ginagawa namin. At kung para saan to is ikwento yung values, ikwento yung storya, yung mga napagdaanan na baka pwedeng kapulutan nyo ng aral para maiwasan yung mga pagkakamali at para malaman ko ano yung dapat na gagawin. So, salamat sa inyo, man. Malaking factor kayo dahil kung hindi rin dahil sa inyo, siguro hindi rin nagtuloy-tuloy to. Kasi walang kwenta tong ginagawa ko kung walang nakikinig, kung walang nanonood, kung walang nai-inspire, walang natututo. Kaya, salamat sa inyo. And, yeah, going back to OG Sacred. OG, isa sa mga nasubaybayan ko sa'yo is paglawak ng karir mo not just in the Philippines, no? But you also traveled the world yes. doing rap music. Yes. Kamusta yung around the world na experience? Tagalog rap music. Oo, Tagalog rap. Hindi, ito ah, baliin ko lang OG, pasensya na. Filipino rapper ka, lagi mong tatandaan sa lahat ng bansa sa buong mundo, may Pilipino. Yes. Kaya huwag mong ikakahiya yung music mo. Kahit Tagalog yan, may makikinig sa'yo sa amang sulok ng mundo. Ilaban mo yan. Totoo. Going back to you, OG. Kamusta ang Tagalog rap around the world? Ayan, sugal yan. Sugal. Bunga lang din ang kalokohan mo yan eh. Mm-hmm. Yung likot ng pag-iisip, ganun. Oo. Yung panahon na, ano, kasi nga hindi ako umihinto mangarap. Di ba? Lagi kang estudyante ng karanasan? Oo, tol. Nung panahon na naikot ko na halos lahat ng probinsya ng Pilipinas, mm-hmm.
Sabi ko sa mga grupo, mag-show naman tayo sa ibang bansa. Wow. Wow. Oh. Tapos na tayo dito. Lahat ng airport dito, alam ko na itsura eh. Wala ganun, no? Parang, ang ganda yan. Pero hindi lahat maniniwala sa'yo. Totoo. Diba? Natandaan ko yung tribu. Ang dami kong naging connection ng mga mga ambassador, institusyon. Businesses, organizations. Sabi ko, babalikan ko lahat yun. Kasi naging maganda yung relasyon ko sa kanila eh. Tsaka naman, OG, bida ka ng pelikula. Total. Hindi ka naman dun, di ba? At pagkatapos nun, pwedeng hindi mangyari. Mm-mm. Pero sinubukan mo. Oo, bakit? Wala naman mawawala din. Kesa mangyayari pala, tas di mo sinubukan, di ba? Tama din. Ito na. Naipag-meeting ako. Una sa sa text. Okay. May plano po akong ganito, ganyan. Bakit? Anong dahilan? Una, simpleng batang kalye lang ako eh, ng tondo. Mm-hmm. Nangarap mag-rap, nangarap maging artista. Nagawa ko na. Mm-hmm. Pero ngayon, ang dami nakatingin sa akin. Ano ako after ng tribu? Ano ako after ng pelikula? After ng hit song? Mm-mm. Ano ako? Mm-mm. Ayun na ba yun? So, yun na ba yung peak? Oo, ang daming nangangarap. Ang daming nakatingin sa akin. Totoo din. Kailangan ko pang may magawa na mas maka-inspira sa kanila. Mm-hmm. So, bottom line, gusto ko mag-ikot sa buong mundo. Mm-hmm. Dala-dala yung Tagalog rap. Wow. Yun yung conviction mo sa sarili mo. Ito yung gusto kong gawin. Sunod. Oh, ayun mismo yung text ko. Wow. Yun yung anong gusto mo mangyari. Yun yung rinireply mo. Oo. Oh. Gusto kong mag-ikot sa buong mundo gamit ang Tagalog rap. Oo. Oh. Diba? Bakit? Ganun eh. Bakit? Oo. Ay, gusto kong makita ng mga nangangarap na walang imposible. Yun lang. Ganun lang kasimple. Oh. Straight to the point. Okay, sige. Mag-set tayo ng meeting. Ganyan. Wow. Bago kami mag-meeting. Okay. Stress ako. Kung paano ako. Sugal eh, di ba? Sugal. Mm. Paano may pepresenta? Idea lang naman siya nagsimula eh. Loko-loko lang ako eh. Oo. Iniisip ko paano magpepresent. Eh? Paano ko i-defend yung idea na magagawa ko yun? Oh, parang ganun. Edi eto na. Buong gabi, na-stress ako paano ako mag-uumpisa, magpaliwanag. Paano ako makikita... Paano ko ipapakita sa kanila yung nakikita ko na maganda ron? At ano yung kaya mong gawin? Paano mo explain yun? Oo. So, kinabukasan, ito na yung oras. Hindi pa ganun kalinaw lahat. Pero hindi para atrasan ko. Okay. So, pagpasok ko ron. Meeting. Oo, magandang hapon po. Ganyan. Sila yung nag-present sa akin. So, ito yung project. Ikaw pala yung makikinig. So, ito yung project natin, OG. Ganto, ganyan. Pupunta ka sa Germany, sa Colombia, sa ganyan. Okay po, tapos. Oh, syempre, pinanindigan mo na rin, no? Tapos, ganito yung dapat na mangyayari niyan. Sa tingin mo ba? Kaya po yan. Oh, ganun kabilis. Di ba? Tapos, pero ang problema natin, yung mga TF, yung mga... O sige, paano po posible natin gagawin? Tatrabahuhin pa namin, ganyan. Sige, antayin ko po. Wow. Oh. Ikaw pa ngayon yung nag-aantay ng offer. Oh. Tapos, samantalang, di ba sabi ko sa inyo, you shoot your shot, di ba? Kaysa sa mangyayari pala yung hindi mo sinubukan. Oh. Okay, and then? Tapos eto na. Okay, sige, mag-meeting ulit tayo after nito, ganyan. Okay po. Sumunod na, siguro after a month. Sir OG, pinapaano po kayo ni ma'am ganito, ganyan, meron daw pong ganito. Hindi maayos yung pagkakasabi, sige, pupunta ako dyan. Kasi may tinatrabaho tayo dyan. Pag kinailangan, walang tanong-tanong, pupunta dapat, ako dyan. Dapat, di ba? Oh. Ganun lagi ang respond. Kapag alam mo may pending kang project or meron kang pitch, halimbawa, mabilis lang OG, para lang din sa mga nakikinig, para maging valuable sa kanila. Like for example, meron kang kinausap, tas may plano ka. Pag kinilangan ka niya para dun sa plano na yon, wala kang ibang dadahilan, kailangan mo nandoon ka. Oh, tol. Hindi mo alam kung kailan ganun yung mood niya. Tama. Oh, and then, yun lang ha, advice lang yun.
Pagdating ko ron, presscon ko na pala yun. Tang ina. World tour na, presscon na. Ay, ano suot mo? Sneaker. Normal na, sure. Normal na makikipagkita lang. Meet up lang. Oo. Oh. Yung mga nandun, mga media, mga naka-coat and tie. Ganun. Wow. pero okay lang, buti hip-hop ka. Ako, laban sa lahat. Oo naman. Bit-bit mo sarili mo. Oo. Paano na umpisa to? Ay, kasi ganito, ganyan. Talaga pinaliwanag ako, ganito lang. Tapos na ako dito sa Iloilo, Davao, Jensan, ganyan. Tapos na ako dito lahat. Feeling ko, it's time to perform around the globe. Tapos eh, na nangyari na, hanggang nangyari na. Ano-ano yung mga bansang naalala mong napunta mo, OG? Paris, France. Wow. Okay, Europe. Japan. Japan, Asia. Colombia. Colombia, South America. South America. Mm-hmm. Germany. Europe ulit. Ano pa ba? Thailand? Mm-hmm. So technically around the world. Oh, ang dami to. Kasi Americas, Europe, Asia. Oh, ang dami. Tapos Tagalog rap yun. Di ba? Oh, buhay ng gangsta. Gaganunin mo sila doon, no? Hindi naman. Yung ano mo na, yung catalog mo na, yung songs mo na as OG. Oo, tsaka laging may project ng ano. Yung kanta ng artist na kasama ko ron, gagawin kong Filipino version. Oh, ang ganda nung project kasi hindi lang siya basta ikaw nakakanta magpe-perform. Papasok ka rin kung sino yung may collaborations pa. Ano yan? Parang okay. Tinawag namin yung sarili namin dun sa project na yun. Ano, ambassador ng hip-hop. Okay. Okay. So ako yung representative ng Pilipinas. Hip-hop ambassadors. Tapos ikaw Philippines. Nice. Tapos, tol, pumunta kami talaga. Nag-concert kami talaga. Sa pinagdadausan ng ano, United Nations sa Germany. Okay, okay, okay. Convention Center, ganun. So yung concert, habang nagpa-perform yung German, mm-hmm. May pipindutin ka sa upuan mo habang naka-headset ka, Filipino. Maririnig mo yung Filipino translation nun. Sino gumawa ng translation? Basta ako. Wow. Tapos, habang nagpa-perform siya, may mga screen doon. May screen doon. May... Na nasa booth ako sa screen. Kasi yung... Ito yung mga audience, di ba? Sa taas niya, may mga booth. Oo. Tapos may camera kami. Okay. So, pagka... Habang may nagpa-perform, no. Nakikita mo kami lahat sa screen, kada booth. Africa, Colombia, Philippines, ganun. Mm-mm. Tapos may remote. Ikaw yung nasa booth ng Philippines. Oo. Ngayon, may remote. Pagka Africa... Yung kinakanta niya, same beat, parehas ng panahon, pero iba na yung language. Okay. Na-pre-recorded na siya sa lahat ng language na kasama doon sa show na yon. Nila-live namin din. Wow! Live international project, no? Oo, to live performance lahat yun. Parang ang ganda ng concept na ganun ulit, ah. Totoo, tol. Ang bigat nga lang. Oo, yun nga lang din. Kasi pero nagawa, eh. Nagawa. Possibly years ago. Oh. So, what more now? Oh. Baka pwede na yan. Naka-ano na lang. Zoom na lang. Hindi na magsasama-sama. Tapos, time ko na. Okay. Pag pinerform ko yung kanta ko, yung translation ng German. Sila naman ang pwede mag-live. Depende sa remote. Oo. Pagka gusto mo mapainggan yung pinaperform na nasa stage, pipindutin mo yung main stage. Mm-hmm. Pagka pag German, pindutin mo yung German habang pinapanood mo sa screen siya, yung boses niya yung naririnig mo. Sa same beat. Nice. Sa same concept yun. Ganun. Yun yung nilibot mo sa... Yun yung binahay mo ng iba't iba. Ganun yung ginawa mo. International project. Yung ganun. Ngayon ako nakaisip. Sige nga, i-comment nyo nga kung may alam kayong ganun na iba. Ang bigat, di ba? Ang hirap nun. Bunga lang ng alokohan yun. Wow. Hindi, na-miss lang ako kasi... Wala. Sinugalan mo lang yung idea mo. Mas lumaki pa. Shoutouts din dun sa mga nakasama mo sa production, no? Kasi hindi ka nila question sa worth mo. Sila mismo yung naglatag ng kung ano yung pwede sa'yo. Ang galing ng ganung klaseng grupo. That's translating hip-hop. Yes. Ang pangalan. Into different languages, no? Parang crossing time zones. Tapos ang ending namin, okay. Hip-hop utopia. Hip-hop utopia. Na nasa magkakaibang parte lang tayo. Pero lahat tayo magkakababayan sa isang mundo. Sa mundo ng hip-hop. Tama. Yun yung YouTube. Okay, okay, okay. Iba-iba lang tayo ng lingwahe. Uh-oh. Iba-iba lang tayo ng kulay. Pero lahat nagkakaintindihan tayo sa hip-hop. Nice. Ganda ng project. Ang ganda. Alam mo, deserve mo rin yun.
Kasi wala akong ibang kilalang gumawa ng ganun. Siguro. Like, may mga nakasama na ako na hip-hop artist sa Amerika. May mga nakasama na ako hip-hop artist sa Middle East. Even mga idols talaga. I'm not gonna drop names anymore, but they're all good. Pero hindi ganun yung mga project na ginawa namin. It's the same as magpa-perform dito. Kung paano magpa-perform dito, uulitin lang nila, performance lang din doon. Pero yung ganun na may switch, tapos paano mo sasabayan yung beat ng German na ita-translate in Tagalog or South African into Tagalog, that's a different level of production. Siguro yung ano, yung creativity, bunga rin ng ano, pagkauhaw. Oo, din. Parang nagiging creative ka pag uhaw ka lagi. Pag gutom ka lagi. Oh. Diba? Ganun yun. Actually, applicable siya sa reality. Kapag ka wala ka ng ibang resort, wala ka ng ibang madukot, saka nagiging creative yung utak mo paano makakagawa ng paraan. Eh plus sa akin, lagi kong katwiran sa akin, ano eh. Sa buhay ko, mm-hmm. ano eh, kung yung iba sinasabi na hanggat merong isang naniniwala, mm-hmm. sa akin hindi eh. Huwag na yung maniwala, hanggat naniniwala ako sa gusto kong gawin, gagawin ko yan. Ako pa rin. Diba? Kung lahat hindi naniniwala, pero ako sa sarili ko. Naniniwala ka dun. Alam kong kaya ko at magagawa ko. O dapat kong subukan, gagawin ko yun. Kahit lahat hindi naniniwala. Ayun yung kaibahan ko. Mm-hmm. Tapos, laging karugtong ng sa laban, laging panalo o matuto. Wow, I respect that. Pag hindi ka nanalo ngayon, hindi ka natalo nun. Dapat natuto ka nun. Kasi may susunod pang laban yun. Lesson yun, no? Oo. So, sa susunod na laban, alam mo na yung dahilan kung ba't di ka nanalo nung una. Uulitin. Oo. Dapat mo rin kailangan ma-realize yun. Kailangan mo rin isiste kung paano nangyari yung mga bagay-bagay. Parang kung sa multiple choice, sinagot mo yung A, sa ABCD, A. Mali. Mali. Sa susunod na pinagdaanan mo uli yung tanong, sinagot mo yung B, mali. Tapos si mali. Alam mo na yung pang-apat. Sa pang-apat, ewan ko pag na lang. Pag-inay mo ulit yun. Pag sumagot ka pa rin dun sa tatlong mali, ewan ko na lang sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Kung di ka man nanalo, matututo ka lagi. May mga bagay ka, OG, na ginawa na paulit-ulit mo siyang trenay kahit paulit-ulit din siyang mali hanggang makuha mo? Paulit-ulit kong sinubukan. Isa, dalawang beses ka nagkamali. Pero alam mo, makukuha ko yan eh. Gagawin ko ulit. May ganun ka ba? Yung paglabas ng kanta. Ah, okay. Hindi rin naman talaga lahat talaga mag-hit eh, no? Oo. Oh, kasi lagi kong sinasabi like dun sa mga kaibigan natin na artist. Mm-hmm. Diba? Huwag kang mapuprostrate mm-hmm. na hindi nag-hit. Kasi, hindi ka sumusulat ng hit song. Yeah. Sumusulat ka ng kanta tama. Na posibleng mag-hit. Tama. Tama. Diba? Hindi ako yung magkakapi ngayong gabi na mag-celebrate tayo. Isusulat ko tong hit song na to. Oo din. Hindi. Oo nga. Oo. Walang ganong instinct eh. Susulat ka ng kanta. Posibleng mag-hit to. Mm-mm. Posibleng mag-hit. Mm-mm. Posible lang. Pero yung kanta yung sinulat possibility mo. Possibility lang. Yeah. Hindi yung hit song yung sinulat mo. May million factors pa na need i-consider. Oo, tol. Minsan nga yung pinaka-ine-expect mo na pinaka-aangat, magugulat ka yung unexpected, yun yung tatanggalikin ng tao. Yung pinaka-less mong, ay, less time, effort, yung mabilis mo nagawa, na akala mo normal lang, yun pa yung pinaka-nadig. Yung pinaka-pinaghandaan mo, nilabasan mo ng resources, biglang hindi pala yun pa yung hindi kumapit sa kanila. Okay. Subok lang ng subok. No? Siguro, yung paulit-ulit ko, yan, yung kanta. Kanta. Kasi, tol, nag-umpisa ako, ultimo nga magulang ko, tsaka mga kapatid ko, hindi naniniwalang rapper ako eh. Yeah. Di ba? Yeah. Kasi nga, ano kayo, good kid kayo. No? Ano ba yan? Yung pinapakinggan mo, puro mura naman. Ganyan ah, ba yan? Oo. Di ba? Parang pag sinasabi ko na, nay, magra-rap na bang? Anong oras ka na naman uuwi? Yung bunso eh. Oo. Ako lang naman naniniwala sa sarili ko dati na rapper ako. Shoutouts kay mama na kine-question din yung mga decision ko sa buhay pero ngayon supportive sa lahat. Kasi ako lang din naniniwala sa akin dati. Kasi hindi naman nila naiintindihan pa. At siguro trabaho nating mga anak at trabaho natin bilang mga kapamilya na ipaintindi sa mga mahal natin sa buhay kung para saan yung ginagawa natin. Kasi ayaw natin
na mga mahal din natin sa buhay yung magiging kontra. Kasi ang gusto lang din naman nila yung mas mabuti para sa atin eh. Diba? Diba, OG? Totoo. Gusto ko tanong, isa sa pinaka nagpasaya sa akin talaga is nung nakita ang Kuya Mike Cosa at ang OG Sacred in one song with Skustakli. Kwentuhan mo kami ng recap or paano nabuo yung kwento na yon, yung kanta na yon, na by the way after a year na ma-release siya may 13 million views na. That's more than a million per month. So sobrang saya ko rin diyan kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng iba yung ano, Mike Cosa at saka OG Sacred dati sa Tondo. May rivalry yan eh. Para, 187 saka Sigaw. Bago pa mag-Tondo Tribe, ayan talaga yung ano eh. Yan ang mainit. Oo, parang sabi ko, gusto ko rin eh. Makakulab si Mike. Gusto ko rin. Pero nga, dahil doon sa usapin na yun, ayaw mag-open. Mm-mm. Eh, eto, dahil nga sa agustuhan na rin ng Panginoon, unti-unti kami naggalapit dahil sa Omsiman. Ah, okay. Tapos, may one time na papunta kami sa ano, sa event. Mm-hmm. Na-open niya. Tol, tagal na nating ano, magkakilala, wala tayong collab. Siyempre ako, ito na yung pagkakataon. Parang, oh, gusto ko yan, Mike. Hindi ko lang masabi. Oo, diba? Dahil nga sa mga instances ng mga pagkakahambing sa atin noon. Oo, pero dahil sa'yo na nang galing, hindi ko na pwedeng putulin yung usapan na hindi matapos yan, di ba? Oo. Oh. Sabi, tara, tol, gawin na natin. Naramdam mo na rin na it's time na rin to do a song with him. Oo, tol. Tapos, ayun na, papunta kami sa biyahe. Nasa biyahe kami papunta sa event. Eh na, unti-unti na. Bert, gusto raw ni Ted na ano? Mag-produce. Sige, tol. So may producer na agad? Oo. Tapos maya-maya, nung pagkatapos. Shoutouts kay Ted na producer nung iisang daan. Iisang tulay. Iisang tulay. Sobrang solid ng music. Tapos yun, pag ano ng music, sabi ko, sana ano Mike eh, yung ang chorus natin, yung mga dating sikat na hindi na makapenetrate ngayon. Para balance. Sabi niya, nga tol, pwede ring bata na sikat ngayon. Na bago. Oo, kasi para pantimbang. Mm-mm. Sabi ko, nga. Kasi OG, tsaka may Kose, eh, di ba? Sabi ko, nga rin, maganda rin yun. Si Daryl. Skustakli. Oo. Pagkasend kay Daryl, ang bilis sumulat ni Daryl. Alam niya rin na kuya, alam niya rin na Kuya Sacred at Kuya Mike niya yung kasama niya eh, di ba? Tapos pag-send niya, ang ganda ng ginawa ni Daryl Bird. Teka lang, nung nag-send siya ng okay, napili niya si Skasta, tinanggap ni Skasta yung collab. Sumulat siya kagad. Nung sinend niya, may sulat na kayo. Wala pa. Nauna pa yung taga-chorus. No? Tsaka yung music. Nauna pa yung mga inaya. Kaya sabi ni Mike, tol, kailangan na natin magsulat yung niyaya natin, tapos na tayo, wala pa. Sabi ko, napapanahon na nga talaga pala siya. At yung time na yun, hirap na hirap ako sumulat. Pero ang ganda ng letra mo dun. Ang tagal ko na kasing hindi sumusulat. Totoo, tagal mo hindi nag-release. Bago yun. Bago isang tulay, check out niya yan. Sabi ko, Mike, sabi ko, ang tagal ko kasing hindi sumulat. Pero pipilitin ko sumulat. O, di, ito na. Nung magkabataan, sanay tayo sa ano eh. Sa on the spot. On the spot, yeah. Oo, kasi yun yung skill set eh. Oh, tol. Pagka tambayan lang, biglang record na eh. Record tayo. O sige, sulat na. Ganyan. Eto na. Tumating sa araw ng recording, hiyang-hiya ako yung mic. Tol, di pa ako nakakasulat. Sabi ko, pwede ba nag-record? Yes. Oh, tol, take your time. Pumunta kami sa studio ng gabi. Okay. Sinundo siya, punta kami rin gabi. Record siya. Sulat ako. Hindi na pala ako ganun kabilis magsulat. Hindi mo na kaya mo mag on the spot pero hindi na ganun kabilis. Tas plus pressure pa kasi nahihiya ako. Kasi tapos na sila eh. Oo. Sabi ko, tuloy. Tol, ang bait ni Mike. Oo naman. Mm-mm. Shoutouts Kuya Mike Cosa. Yeah. Tapos, ito na, tapos na siya. Hindi pa rin ako, tapos na siya mag-record. Hindi pa rin ako natatapos. Magsulat. Sabi niya, tol, gusto muna na natin yung third part para ano, para sabay tayo nagsusulat. Tsaka para siguro ma-refresh ka rin. Oo. Kasi sa third part sagutan eh. Okay, sige. Hindi sinulat namin. Pagsulat niya. Tol, ito, dugtungan mo. Sige, sulat. Ito naman, dudugtungan niya. So, nung na-record na namin natapos na, balik na naman ako. Doon sa verse mo? Oo, sa verse ko.
tol, ano? O sige, yung mga magagawa, gagawin muna ganyan. Sa cellphone ako susulat, dun sa hagdanan, uh-oh, sa Kalookals. Oo, sa studio. Pagtingin ko, magdilibanag na. Simula gabi hanggang inumaga na. Inumaga na literal. Sabi ko, tol, sorry, tol. Sabi ko, hindi na pala git. Okay nang, tol, sige. Pero nakailang kape ka na nun? Pero alam ko sa loob-loob niya. Sa loob-loob niya, inumaga na tayo. Alam ni Kuya Mike yan. Tapos, yung mga, pagdating namin doon, yung mga, ano, yung mga tropang Kalookals. Dapat to, masaksihan natin. Sino to, Kalookals? Oo. Sila Kier. Oo. Dapat masaksihan natin to, ano, history to, history. Ganyan. Yung mga history, tulog na, no, nag-record. Kasi umaga na. Pero natapos mo that time. Pero natapos ko. Sabi ko, sorry. May mga lasing-lasing na ron. Naubos na yung kwento nila, hindi pa rin tapos yung OG nila magsulat. Tapos, nung natapos kami magsulat, imbis na magdi-dinner, tara, breakfast muna tayo. Breakfast na! alam niyo na yung process ng iisang daan, ah. Ay, iisang tulay, ah. I mean, it's organic sa nangyari. Yun yung maganda. And shoutouts also to Daryl, to Costa Clino. Binigyan mo ng justice na ikaw yung nag-hook, nag-chorus sa OG Sacred at Mike, Kuya Mike Osa. Totoo. Kasi it's a phenomenal song na kahit wag natin ipilit, kahit itanggi pa natin ng maraming beses, parte yun ng kasaysayan ng hip-hop. Kasi yung iisang tulay nga naman is nagdugtong at nagkita sa gitna. Eh. Kasi totoo, na meron talagang rivalry yan, ang sigaw at ang 187. Hindi lang grupo sa grupo, but Mike Kosa being Mike and OG Sacred. And it's an open secret. Alam yan ng marami, lalo ng mga taga-Tondo. Congratulations dun sa track, Kuya. Kasi, thank you. Sobrang saya ko rin dun. Parang ano siya, no? Achievement. Totoo talaga. At parang ang daming tinanggal sa kalooban mo na pabigat. Oo. Ganun no, yun. No, yung parang yung... ano... Parang bagong panganak ka na may ano ka, may meron kang nawalang mga burdens. Uh-oh. Kasi doon, squashed yung beef. Hindi lang squash, may song together. Uh-oh. It's a project together. At yung konsepto. Oo. At yung sagutan nyo na parang, eto na ngayon. Eto dapat. Eto talaga. Hindi na siya, alam naman natin yung mga bigayan nyo dati eh. Sana ko inabot niyo yun yung healthy na hip-hop eh. Hip-hopan lang. Oo, totoo. At kita nyo na yung rivals is time lang din yung gumagamot dun eh. Totoo. Importante yung kuya, no? Oo. Maturity. Ay, oo. Ayun yung pinaka. Maturity. Ililid ka niya sa tama eh. Sa tamang desisyon. Sa tamang galaw. Mm-hmm. Sa tamang direksyon. Mm-hmm. OG Sacred, a few more questions, no? If you do you want to be branded up until today as gangster? Ano ka na ngayon? Kasi Tribu Days, you're really a G. You're a gangster. Now, what can you... How do you see yourself now? Mas gusto ko maging inspirasyon. Mm-hmm. Kung makakatulong yung pagiging gangster sa... bilang maging inspirasyon sa kabataan. Mm-hmm. Why not, 'di ba? Pero ayun nga eh. Sa isang banda kasi parang partida mo 'yun eh. Na kada may gagawin kang maganda na makikita ng mga bata. 'Yun yung magsasabi sa kanila na hindi natatapos sa nakaraan yung kwento ng buhay mo. Kahit gaano pa ka pangit yung nakaraan mo, pag dinesisyunan mo maging maayos. Maayos. So, inspirasyon at pag-asa. Wow. Pag-asa. For me, you're still a G. Guidance. Guidance. Guidance sa mga bata, sa mga bago. Yun din yung ano, yung sa part nung sa nilabas ko na habang buhay na gangster. Mm-hmm. Yun din yung sinabi ko naman na ano, na yung mga natutuwa mo sa kalye, kung paano mo binuo yung sarili mo. Applicable siya sa lahat eh. Sa negosyo, sa pagkapagkapwa tao,
sa paglaban sa hamon ng buhay. Mm-hmm. Andun, pagiging gangster nandun. Actually, no? Being a gangster is like running your own company, employing your own people, and being your own boss. At the same time, being your own assistant and everything. I think it plays a big factor sa local hip-hop na naging mapusok dati yung mga gang, na yun yung malalaking lesson kung ano yung hip-hop ngayon. No, kuya, no? Basta't ano lang, sa amin, ang daming lesson na natutuhan namin doon. Mm-hmm. Pero dahil nga, iba na yung panahon, lagi pa rin karugtong, iba na yung panahon, hindi mo na kailangang pagdaanan yon para matuto. Yan, diba? Yan. Sabi nga, kahit sabi pa na matatanda, matuto ka sa karanasan ng iba kung matalino ka. Mm-mm-mm. Hindi mo na kailangang pagdaanan bago mo iwasan. Oh, dahil hindi naman lahat na survive yan eh. Totoo din. Hindi mo rin gusto subukan lahat ng bagay. At ayaw ko rin mangyari yan sa mga bata, lalo sa anak ko. Hindi. Sige kuya. Kaya yung last part dun sa buhay ng gangsta, ito ba yung buhay na dapat manayan ng panganay ko? Tama. Actually, tanong yun na sinagot ko after ng kanta na yun. Kasi dinesisyonan ko na hindi magiging ganito yung anak ko. Mm-mm. At yun yung ginampanan ko. Mm-mm. Masira na ako, magtiis na ako, mahirapan na ako. Kahit hindi kasi yun yung nakasanayan mo eh. Mas komportable yung nakasanayan mo eh. Pero ayaw mong yun yung manahin ng panganay mo. Hindi magiging ganito yung anak mo. Okay. Ngayon ko lang din na-realize na sinulat niya ngayon nung pinapanganak yung panganay niya. Kaya yun yung dulong part ng lyrics mo. Wow. Wow. Reality mo talaga siya, no? Okay. That's a lot of... Okay, growing up, nung lumaki na yung panganay mo, alam niya na ikaw yung kumanta doon. Siyempre, tatay ka niya. Alam niya na siya yung tinutukoy doon, di ba? Kamusta siya doon? Hindi nga masyado eh. Hindi masyado. Kasi mas ano eh, kinakanta niya nga yung mga ano eh, yung mga bagong rapper. Sa bagay, oo din. Sabi niya, bakit tayo dati ba, no? Dati ba ganyan din ba yung kanta mo? Oo, sikat yung kanta ko dati, no? Siyempre, hindi niya nga inabot. Hanggang unti-unti niya nauunawaan pagka yung nakasalamuha niya na rin yung mga ibang mga rapper na kilala niya. Parang idol niya, tapos kilala ka? Oo. Okay. Talagang kilala ka nila, no? Kasi nilayo siya sa mundo. Oo. Na kinalangyan. Pinanotektahan mo siya. Bilang ama, tama rin. Na, ano siya eh? Nasa sports siya. Oo. Nasa sports. Nag-ibang bansa siya dahil sa football. Wow. Wow. Okay. Marami pa akong mga gustong itanong. May mga onti pa kami pag-uusapan after this break. This is DougBrock Radio. Yo, Cyberspace, DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace. Sobrang solid nyo, Cybergang. Sobrang solid nyo. Salamat. Salamat sa lahat na sumusuporta sa mga events ng TMP, Urban Gathering. Like nyo yung Facebook, like nyo yung Instagram. Balik tayo kay OG Sacred. OG, anong tingin mo sa hip-hop ngayon, 2022? Malusog. Yeah? Maganda. Pagkatapos ng pandemya, ang daming bagong pangalan, mm-hmm. bagong talent mm-hmm. na naglalabasan, bagong style. Yeah, bagong tunog, no? Sobrang sarap maging parte at maging tagahanga. Nice. Hindi ko to natanong kanina, pero gusto ko rin pumunta dito. Sino yung influences mo sa music? Bago ka talaga nag-rap? Or sino yung nagtulak sa'yo na mag-rap ka? Ano ba yung una mong napakinggan na nasasabi mong rap music yon? Ghetto Dogs. Yun talaga? Ghetto Dogs.
Oo. Tapos lately ko na lang nalaman na yung mga kaibigan, naging kaibigan at naging kumpare ko, sila rin pala yung mga partner. Oo, may mama. Oo. Sila rin pala yon. Okay. Yung kursada. Oh, sila Nasty Mac. Siyempre mga kagang mo eh, 'di ba? Ayun. Pero yan, Gator Dogs. Favorite ko, naalala ko yung favorite kong kanta ng Rosada, Homeboy. Pag pumunta ka sa Friendster ko dati, makikita mo yung graffiti doon na background ng pangalan ko. Tapos ang tutugtog, Homeboy. Oo, di ba? Pag chinik mo yung profile. Oo, may music. Homeboy yun. Nagbabayad pa ako ng isa dalawang oras sa computer siya para lang i-design yung profile ko. Kasi makikita ko kung sino yung nag-visit ng profile mo sa Friendster, di ba? Uy, si Crush, tumingin! Papalitan ko na ulit para next na tignan niya. Iba na naman yung kanta, love song na. Oh. Ganon. Crossada, ang galing no. Ito, sino pa influences mo? Ayun eh. Sila. Death Threat, Psych. Oh, Kuya Psych. Oblox. Okay. Ayun. Tapos, mas ano ko eh. Kasi dati talaga mas ma-English ako. Mm-hmm. Mga Tupac, Bone Thugs, ganyan. Mm-mm-mm. Hanggang yung nakilala ko sila sa kaset ng classmate ko. Mm-hmm. Ayun talaga nagdigo ng mga sino pa yung mga hindi ko napapakinggan. Ayun. Oh. Andiyan yung mga ano, yung mga Brownstein, yung mga yun na. Umano na, lumalim na. Napunta na lalo sa gangsta rap ganun. Pero nung nagdesisyon naman ako na ano, magsulat. Lahat ng mga yan yung mga iniwasan ko maging katunog ko. Oh. Influences, but you made your own sound and you made your own identity as OG Sacred. Pero sobrang laki ng influensya nila sa akin. Totoo din. Iba yung nagagawa ng music, no? Powerful siya, no? Sa tao. Sa, pag malungkot, pag masaya, lahat music ako eh. Tsaka yun nga lang masasabi ko rin na music is the only thing that can change your mood in 3 to 5 minutes. Kasi kahit gano'ng kagalit yan, play mo yung paborito niyang kanta. Sige. Gano'ng kainit ulo niyan, play mo yung paborito niyang kanta, tinan mo, babait yan. Uh-huh. Di ba? Music lang yung gano'ng ka-powerful. Totoo. Tsaka pagkain. Paggalit yung girlfriend ko minsan, pagkain. Minsan nga yung music yung nakatanggal ng gutom. Ay, may mga pagkakataon, kuya, na siyempre, I've been working in show business and in music industry, di ba, ever since. Merong mga recording na sobrang powerful, na sobrang gutom ka na, pero gusto mo siyang matapos yung kanta. Nalipasan ka na ng gutom, pero hindi ka gutom. Totoo. Hindi, alam mo yun, yung parang yun na yung nakapagpabusog sa'yo, yung musika pa lang mismo. Ano siya eh, food for the soul eh. Yes. Totoo yun eh, no? Food for the soul. OG Sacred, I'd like to ask. Ano yung mga nilulook forward mo na mangyayari sa hip-hop scene this year na pawala na yung pandemic, magkaka-eleksyon, matatapos yung eleksyon. Ano yung napapangita mo? Kasi visionary ka eh. Ano yung mga napapangita mo na susunod na mga kaganapan na tingin mong ito yung hip-hop by that time? Mas malaki. Mm-hmm. Mas tagumpay. Mm-hmm. At mas masasabi ng mga artist na kaya kong gawin yung gusto ko dito. Kaya kong bilhin yung gusto ko dito. Kaya kong ibigay sa pamilya ko mm-hmm. yung kailangan nila dito. Galing dito. Ah, sarap. Ganun na siya. Wow. Hindi kagaya noon na kailangan kong magtrabaho para makapag-record. Wow. Kailangan kong manghingi sa magulang ko para makapag-perform sa ganitong lugar. Grabe. Iba nga naman yung... Yun yung sinasabi rin siguro ng mga kuya natin na nauna like OG Sacred, no, na i-take advantage nyo yung opportunity na mas madali na lahat ngayon. Na dati kailangan mo ng manager, kailangan mo ng publicist para isulat ka sa dyaryo. Ngayon, status ka lang sa Facebook, eh, pwede na mag-viral eh. Diba? Hindi namin sinasabi na mas mahirap yung pinagdaanan ng mga nauna, which is totoo naman. Para ikumpara sa pinagdadaanan nyo. Sinasabi yun madalas, hindi para tuligsain kayo, but para i-remind kayo bilang mga kuya na gamitin nyo yan ng tama. Kasi andali na nga ngayon. Kumbaga, pupunta ka ng Paranaque ngayon, pupunta ka ng airport, tas taga Quezon City ka, may skyway na. Oo, tol. Tsaka mas ma-value nila yung ano. Yung, kasi di ba pag instant, madalas ay, oo, mababawasan din yung value. Kaya rin naman sinishare madalas yan ng mga kuya natin.
para mas mabigyan mo ng value. Mas yakapin mo. Oo. Oh. Mas ingatan mo. Oh, alam naman natin pare-parehas na kahit mas madali ngayon, alam natin na may mga struggle pa rin at may hirap pa rin sa kabila ng mga yan. Mm-hmm. Hindi naman talagang, alam naman natin yan. Pero yung mas makakadali, bigyan mo lang ng pagpapahalaga lang. Ganun. Wow. Masasabi mo sa mga bagong artist, mga sumusubok mag-rap, mga nahanap nila yung passion nila sa paggawa ng rap music, anong ma-advise mo sa mga bago na hindi pa sure sa style, sa tunog, sa grupo, kagrupo, or in general, mga nagsisimula pa lang dito kasi ikaw matagal ka na dito and I think you have all the right to tell them the good advices. Una-una, maging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Okay. Nasaan ka at saan ka pupunta. Yan. Kung gusto mo bang targetin yung mainstream, then aralin mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, anong mga adjustment, ganyan. Kung gusto mo na underground na ganyan lang, aralin mo kung paano ka makakatindig yan. Ganyan. Dapat lagi lang malinaw na ano yung gusto mo, sa ka pupunta, ano yung meron ka, ano yung wala ka na dapat magkaroon ka, ano yung hindi mahalaga sa'yo. Yan. Kasi pag nalaman mo lahat yun, malalaman mo na yung value ng sarili mo, ng ginagawa mo. Alam mo na rin kung paano siya ipapasa sa iba. Ganun. At alam, at magiging malinaw na sa'yo lahat kung tama ba yung ginagawa mo, nasa tamang direksyon nga pa, o mag-a-adjust ka, o wala na talaga. Ganun. Basta malinaw lang sa'yo, saan ka papunta? Lagi. Kaya bumagal yung biyahe mo, okay lang, basta doon ka pa rin papunta. Huwag ka lang ihinto. Kaya lumiko ka ng konti, pero alam mong may daan pa rin papunta ron, okay lang. Basta ang malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong puntahan. Wow. That's very powerful. Oo nga naman. Huwag mo simulan yung isang bagay kung hindi mo alam kung saan yung tapos. Oh. Saan yung dulo. Mamaya tingalangan ng tingala. Hindi mo alam pagkahulog na pala yung tinatarget mong puntahan, di ba? Wise words from OG Sacred. OG, last question. Ano yung mga aabangan pa namin sa'yo? Ah, syempre ano. Ah, sisingit ko lang din ah. Mm-hmm, go nasa ahead. Sa proseso ko ngayon ng ano, mga collab. Okay. Ang dami yung collab sa mga kapwa natin, artist, bata, matanda, mga mas nauna sa akin at mas bata sa akin at ang gagaling lahat. So may mga ginagawa kang tracks ngayon? Cooking ka ngayon? Oh, okay. Ang daming mga nakaamba ng ilabas. Oh, kurso, buo na. Oh, okay. Tapos ang dami rin mga nakaproseso na ginagawa pa. Mm-hmm. Ganun. Kasi parang yung ano ko ngayon is back to zero. Mm-hmm. Back to zero. Parang ganun. Na kailangan kong simulan to uli sa kung paano magsimula. Ganun. Yun ang maganda rin sa'yo kasi sanay ka. Oh, tol. Palagi sa umpisa. Oo. Kasi nga, estudyante ka ng buhay. Oh. Ayun. Okay. So, ayun, madami mag-expect kayo na maraming ano, maraming lalabas pa. Dahil, wow. Dati kasi akala ko parang okay na ako. Napasikat ko yung pangalan ko. Nagawa ko yung gusto kong gawin. Napuntahan ko yung gusto kong puntahan. So, gusto ko na lang maging inspirasyon, mag-advise. Mm-hmm. Diba? Ayun na lang eh. Parang tapos na ako magpasikat, yun yung lagi kong sinasabi. Mm-hmm. Gusto ko na lang umalalay. Mm-hmm. Pero kung magbabalik umpisa, hinahanap-hanap ng puso mo yung ano eh, yung umakyat sa entablado. Dahil ayun ka eh. Yeah. Pagtapos ng mga laban mo sa buhay, nakasabay niyan, anong gagawin mo? Steady ka na lang, magkakape eh. Hindi. Laban na li. O balik umpisa. Dami ko uling ilalabas. Wow. OG, message mo sa lahat ng sumusuporta sa'yo, naging parte ng proseso mo, lahat ng naniwala, mga taong gumagawa ng plano kahit ikaw sumusubo ka pa lang sa umpisa, sila nabuo na nila yung plano, ganun yung laki ng confidence nila sa'yo, so, pagmamahal nila sa'yo. Sa lahat ng kaibigan, na kaibigan din natin, na nandyan palagi bilang kumpare, kaibigan, kasama sa hip-hop,
Anong mga mensahe mo sa kanila? Ayun, ako sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi nyo alam kung ganong kalaking bagay sa akin. Bawat nagpapapicture sa akin, nagme-message siya ng congrats, ng ingat lagi. Sobrang tinatabi ko yun bilang mas mahalaga pa sa ginto. Yun yung laging nagpapatibay sa akin sa lahat ng pagkakataon na hindi ako makabuo ng kanta, hindi ako makapunta sa mga event. Sobrang na imbagay sa akin yun. Maraming salamat sa inyo at pinapahalagahan ko lahat. Ultimo yung mga simpleng message na gabayan ka lagi, ganun. Ang laking bagay sa akin eh. Kasi ramdam na ramdam ko kung gaano ako kahalaga sa kanila. Yeah. Maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa mga kapwa ko artist na nangangarap din, tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Di baling hindi maniwala yung iba. Kahit wala nang isang naniniwala na sinasabi, basta't gusto mo at malinaw sa'yo na kaya mo, gawin mo. Ayun lang yun. Sarili mo pa rin ang magdidikta sa kung anong mangyayari sa'yo. Ayun yun sa ikikilos mo at sa decision mo. Wow. OG, sa kanila makikita, sa kanila mapapakinggan, sa kanila masisilip, ano yung mga social media handles mo? Ayan. Facebook lang at YouTube. OG Sacred. Ayan. OG Sacred lang. Lahat. Makikita niya yan. Lahat ng link ni OG Sacred nasa description sa baba. Check out yung YouTube channel niya. Check out yung Facebook page niya. Supportahan natin itong mga nag-pave ng way kung ano yung tinatamasa nating eksena ngayon. Kasi, gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Ang laing bagay nito. Salamat, kuya. Sa lahat ng mga umupo rito. Alam nila yon. Sa lahat ng mga nakausap mo at sa mga nanonood na nangangarap din umupo rito. Sobrang laing bagay mo. Salamat, kuya. Salamat at may dog dito. Na-appreciate ko yun. Mas na-appreciate ka namin. Thank you, kuya. Oo. Kasi, tol, sabi ko nga, lapitan mo ako ng ganito, oh, kasi papunta ka sa Tagumpay. Gusto ko yun. Kasi mas marami kang matutulungan. Salamat. Ayun, salamat. Salamat. Salamat sa oras mo. Hindi ka rin nagdalawang isip 2 years ago bago ko pa gawin to lahat. Nung inaya kita, nung naisip ko palang sisimulan ko to. Hindi mo man, sabi mo nga kanina, hindi mo pa na-realize kung ano yung magiging itsura, pero umuo ka na. Oh, kasi sabi mo nun, sa rooftop lang tayo, di ba? Kwentuhan lang. Tambay rooftop. Ayun, di ba? Yeah. Setup. Sa rooftop ko, oo. Setup na. Kasi hindi ko naman alam na magkaka-office ako, hindi ko rin alam na magkaka-studio ko eh. Oh. Binigay lang din ng universe eh. Siguro sukli ng pagiging mabuti. At ang dami kasing naikinabang at makikinabang. Salamat, sa kuya. Ay, ako, ginagawa ko lang din talaga to kasi gusto ko lang din matuto eh. Na parang ako mismo na nandito na nakakarinig first hand nung experience at nung kwento, marami na kagad akong naisa sa puso at natututunan eh. Kaya lang naman namin nire-record para ma-share namin sa inyo. At salamat sa inyo kasi kinukonsume nyo to. Wala akong pwedeng ibang sabihin, OJ. Salamat. Kasi na-appreciate mo siya. Ayun lang. Salamat, tol. Laing bagay mo. Salamat, OJ. At sa lahat ng umupo dito, alam niyo yun. Lahat ko yun, importante sa akin. Yung mga kwento nyo na nakapagbigay ng kaalaman, nakapagturo ng tama, at nakapagdikta kung ano yung huwag gagawin. Malaking bagay sa akin yun. To be sharing this with you. Alam mo ba, OJ, pangarap ko magturo. Pero hindi ako nakapag-masters. Dito ako dinala ng pagkakataon. Ito yun. Mas effective. Sobrang dami nagpapasalamat sa akin sa Messenger, araw-araw, sa IG, sa comments na... Wala. Mas malaki sa classroom. Mas malaki sa classroom, totoo. Diba? Totoo. And I think, no, I'm just sharing stories. I think, parte na rin ako ng araw-araw ng iba. So, yeah, salamat sa inyo. Totoo. Kumbaga, hindi na ako gumagawa ng music, pero pinapakinggan nyo pa rin ako. At... hindi man ako gumagawa ng music video, pinapanood niyo pa rin ako. Masaya ako dun. OG, maraming salamat sa oras. Salamat, all. Salamat. Thank you so much. Guys, ang aking takeaway sa podcast episode na to, tibaling walang maniwala. Basta, naniniwala ka sa gusto mong gawin. Malinaw sa'yo kung saan ka pupunta. At wala kang masamang intensyon. Gawin mo agad. Minsan nga, kahit hindi ka preparado eh.
mundo yung magpe-prepara sa mga taong kasama mo dun sa galaw. Kaya lagi mong gagalingan. Maraming salamat, OG. Salamat, kapatid. This has been DougBrock. I'm with OG Sacred. This is your favorite podcast. And this is DougBrock Radio. Maraming salamat. Solid. Ah! What's up, cyberspace? This is OG Sacred. And you're watching DougBrock TV. DougBrock Radio.